Deuteronomio. Iniutos ng Panginoon sa mga Israelita na umalis sa bundok ng Sinai. Unang Kabanata. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga mensahe na sinabi ni Moises sa lahat ng Israelita noong naroon pa sila sa ilang, sa silangan ng ilog ng Jordan. Nagkakampo sila sa kapatagan ng Jordan, malapit sa Suf, sa gitna ng Paran, Tophel, Laban, Azeroth, at Dizahab. Mga 11 araw na paglalakbay mula sa bundok ng Sinai, papunta sa Kadesh Barnea, kung dadaan sa bundok ng Seir. Nang unang araw ng 11 buwan sa 40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi sa kanila ni Moises ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin sa kanila. Nangyari ito matapos matalo ni Moises si Sihon na hari ng mga Amoreyo na nakatira sa Heshbon at si Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth at Edrei. Kaya sinabi nga sa kanila ni Moises ang mga kautusan ng Panginoon doon sa silangan ng Jordan sa teritoryo ng Moab. Sinabi niya, "Noong naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito, kaya umalis na kayo. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga Amoreyo at sa mga lugar sa palibot nito, sa kapatagan ng Jordan, sa kabundukan, sa kaburulan sa kanluran, sa Negev, at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan at sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ibinibigay ko ang mga lupain ito sa inyo. Lumakad na kayo at angkinin ang mga lugar na ito na ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaak, at Jacob at sa kanilang salinlahi." Humirang si Moises ng mga pinuno sa bawat lahi. "Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kayang pamunuan ng mag-isa. Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon kasindami na kayo ng mga bituin sa langit. Naway ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang lalo pang magparami sa inyo ng 1,000 beses at pagpalain niya kayo ayon sa kanyang ipinangako. Pero paano ko aayusing mag-isa ang inyong mga away at problema? Kaya pumili kayo sa bawat lahi ninyo ng mga taong marunong, maunawain at iginagalang, at pamamahalain ko sila sa inyo. Sumang-ayon kayo na mabuti ang aking plano, kaya pinamahala ko sa inyo bilang mga hukom at mga opisyal, ang mga taong marunong at iginagalang na mula sa inyong lahi. Ang iba'y responsable sa 1,000 tao, ang iba'y sa 100, ang iba'y sa 50, at ang iba'y sa 10. Nang panahong iyon, iniutos ko sa inyong mga hukom, ayusin ninyo ang kaso ng mga tao at humatol ng makatarungan, hindi lang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Wala dapat kayong papanigan sa inyong paghatol. Parehas ninyong pakinggan ang mga mahihirap at mayayaman. Huwag kayong matatakot kahit kanino, dahil galing sa Diyos ang mga desisyong ginagawa ninyo. Kung mahirap para sa inyo ang kaso, dalhin ninyo ito sa akin, at ako na ang bahala sa paghatol nito. At sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin." Nagpadala sila ng mga espiya. "Ayon sa iniutos ng Panginoon na ating Diyos, umalis tayo sa bundok ng Sinai at naglakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na nakita mismo ninyo. At pumunta tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo. Pagdating natin sa Kadesh Barnea, sinabi ko sa inyo, nakarating na tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Tingnan ninyo ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Angkinin ninyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag kayong matakot o manghina. Lumapit kayong lahat sa akin at sinabi, magpadala muna tayo ng mga tao para mag-espiya sa lupain upang masabihan nila tayo kung saan tayo dadaan at kung saan ang mga bayan na pupuntahan natin. Napag-isip-isip ko na mabuti ang planong iyon. Kaya pumili ako ng 12 tao, isa sa bawat lahi. Lumakad sila at dumaan sa kaburulan at nakarating sa lambak ng Eshkol at nagmanman sila roon. Sa kanilang pagbalik may dala sila sa ating mga prutas galing doon at ibinalita nila na masagana ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na ating Diyos. Pero ayaw ninyong pumunta roon. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, kinasusuklaman tayo ng Panginoon
kaya pinaalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amoreyo at kanilang patayin. Paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmanman sa lupain. Sinasabi nilang mas malalakas at mas matataas pa sa atin ang mga tao roon, at ang mga lungsod nila ay malalaki, at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angkan ni anak. Pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna at makikipaglaban para sa inyo, kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa Ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak, hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Panginoon na inyong Diyos na nangunguna sa inyong paglalakbay sa pamamagitan ng apoy sa gabi at ulap kung araw. Inihanap niya kayo ng mga lugar na mapagkakampuhan ninyo at itinuro sa inyo kung saan kayo dadaan. Nang marinig ng Panginoon ang pagrereklamo ninyo, nagalit siya at sumumpang, wala kahit isa sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng magandang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephune. Makikita niya ito, at ibibigay ko sa kanya at sa angkan niya ang lupaing ito na kanyang minanmanan, dahil buong puso niya akong sinunod. Dahil sa inyo nagalit din ang Panginoon sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit na ikaw ay hindi rin makakapasok sa lupaing iyon, pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Nun ay makakapasok doon. Palakasin mo siya, dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pag-angkin sa lupain. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa ating lahat, makakapasok sa lupaing iyon ang inyong mga anak na wala pang muwang. Natatakot kayo na baka bihagin sila. Pero sa kanila ko ibibigay ang lupaing iyon at magiging pag-aari nila. Pero kayo, babalik kayo sa Ilang, papunta sa dagat na pula. At sinabi ninyo, nagkasala kami sa Panginoon. Lalakad kami at makikipaglaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. Kaya inihanda ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga armas. At inisip ninyo na madali lang ang pag-agaw sa mga kaburulan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila na huwag munang lumakad at makipaglaban, dahil hindi ko sila sasamahan. Matatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabihan ko kayo, pero hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon, at dahil sa inyong kayabangan, sumalakay kayo sa kaburulan. At nakipaglaban sa inyo ang mga Amoreyo na naninirahan doon, at para silang mga pukyutang humabol at tumalo sa inyo, mula sa Seir hanggang sa Horma. Nagbalik kayo at nag-iyakan sa Panginoon, pero hindi siya nakinig o sumagot sa inyo. Iyan ang dahilan, kaya nanirahan kayo ng matagal sa Kadesh. Ang paglalakbay sa Ilang. Ikalawang kabanata. At nagsibalik tayo at pumunta sa Ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, matagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Esau, na naninirahan sa Seir. Matatakot sila sa inyo, pero mag-ingat kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikialaman, dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng Seir bilang kanilang lupain, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na Ilang na ito. Sa loob ng 40 taon, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Esau na naninirahan sa Seir. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggagaling sa mga bayan ng Elat at Ezion Geber. Nang naglalakbay na tayo sa daan sa Ilang ng Moab, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita.
na lahi ni Lot, dahil ibinigay ko sa kanila ang ar bilang lupain nila, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Noong una naninirahan sa ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita. Sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Tinatawag din silang Rephaimeo, katulad ng mga angkan ni Anak, pero tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Sa Seir dati nakatira ang mga Horeo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni Esau at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga Kananeo, sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, pagkatapos iniutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zered, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon mula noong umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon, nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon, ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila. Pinarusahan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, sinabi sa akin ng Panginoon, sa araw na ito tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga Amonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin dahil ibinigay ko sa kanila ang lupain iyon at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupain iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Rephaimeo, pero tinawag silang Zamzumeo ng mga Amonita. Napakarami nila at napakalalakas at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Esau na nakatira sa Seir. Pinagpapatay niya ang mga Horeo para makapanirahan ang mga lahi ni Esau sa kanilang lupain. Hanggang ngayon naninirahan pa rin sila sa lupaing iyon. Ito rin ang nangyari nang sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga-Avin na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga-Avin at tinirhan ang lupain ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, ngayon tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang Amoreyong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at angkinin ang kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo. Manginginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo. Natalo ang hari ng Heshbon na si Sihon. Kaya noong naroon tayo sa ilang ng Kedemot, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maaari, payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan. Hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming makakain at maiinom. Ang pakiusap lang namin sa inyo, payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Katulad ng ginawa ng mga lahi ni Esau na naninirahan sa Seir at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar. Payagan niyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon na padaanin tayo, dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain. Kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jahaz, ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon, sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan at nilipol sila ng lubusan, mga lalaki, babae, at mga bata. Wala tayong itinirang buhay. Dinala natin ang kanilang mga hayop at mga ari-arian na ating nasamsam mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aroer, ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon, at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito, at ng mga lugar hanggang sa Gilead. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin. Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga Amonita, kahit sa lambak ng Jabok o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan.
Natalo si Haring Og ng Bashan. Ikatlong kabanata. Pagkatapos, dumiretso tayo sa Bashan. Pero pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan at ng mga sundalo nito. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, "Huwag kang matakot sa kanya, dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo, pati ang kanyang mga sundalo at ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na naghari sa Heshbon." Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos si Haring Og ng Bashan at ang lahat ng kanyang sundalo. Pinatay natin sila at wala tayong itinirang buhay. Inagaw natin ang lahat ng 60 lungsod niya, ang buong teritoryo ng Argob, kung saan naghahari si Haring Og ng Bashan. Ang lahat ng lungsod na ito ay napapalibutan ng matataas na pader na may pintuan at kandado. Inagaw din natin ang napakaraming mga baryo na walang pader. Nilipol natin sila ng lubusan, katulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Heshbon. Pinatay natin ang lahat ng tao sa bawat lungsod na ating naagaw, mga lalaki, babae at bata. Ngunit dinala natin ang lahat ng hayop at mga ari-arian na nasamsam natin sa kanilang mga lungsod. Kaya naagaw natin mula sa 2 hari ng mga Amoreyo ang lupain sa silangan ng ilog ng Jordan, mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Ang bundok ng Hermon ay tinatawag ng mga Sidoneyo na Siryon at ng mga Amoreyo na Senir. Inagaw natin ang lahat ng bayan na nasa talampas, ang buong Gilead at ang buong Bashan hanggang sa Saleka at Edrei na mga bayan na sakop ng kaharian ni Og ng Bashan. Si Haring Og lang ang nag-iisang natira sa mga lahi ng Rephaimeyo. Ang higaan niyang bakal ay may habang 13 talampakan at 6 na talampakan ang lapad. Makikita pa ito ngayon sa Raba, na lungsod ng mga Amonita. Ang paghahati-hati ng lupa. Nang maagaw natin ang lupain ito, ibinigay ko sa mga lahi ni Reuben at Gad ang lupain sa hilaga ng Aroer malapit sa lambak ng Arnon, pati na ang kalahati ng kaburulan ng Gilead at ang mga bayan nito. Ibinigay ko ang natirang bahagi ng Gilead at ng buong Bashan, nakaharian ni Og sa kalahating lahi ni Manase. Ang buong Argob sa Bashan ay tinatawag noon na lupa ng mga Rephaimeyo. Si Jair na mula sa lahi ni Manase ang nagmamay-ari ng buong Argob na sakop ng Bashan, hanggang sa hangganan ng lupain ng mga Geshureyo at ng mga Maakateyo. Pinangalanan ni Jair ng mismong pangalan niya ang teritoryong ito. Kaya hanggang sa ngayon, ang Bashan ay tinatawag na mga bayan ni Jair. Ibinigay ko ang Gilead sa pamilya ni Makir. Ibinigay ko sa mga lahi ni Reuben at Gad ang mga lupain mula sa Gilead hanggang sa lambak ng Arnon. Ang gitna ng Arnon ang kanilang hangganan sa timog, at ang kanilang hangganan sa hilaga ay ang lambak ng Jabok, na hangganan din ng lupain ng mga Amunita. Ang hangganan sa kanluran ay ang kapatagan ng Jordan, pati na ang ilog ng Jordan, mula sa lawan ng Galilea hanggang sa dagat na patay, sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga sa silangan. Nang panahong iyon, inutusan ko ang mga angka ninyo na naninirahan sa silangan ng Jordan. Kahit na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos ang lupaing ito para ang kinininyo, kailangang tumawid ang lahat ng sundalo ninyo sa ilog ng Jordan, na armado at handang manguna sa inyong mga kapatid na Israelita sa pakikipaglaban. Ngunit iiwan ninyo ang inyong mga asawa at anak at ang napakarami ninyong hayop sa mga bayan na ibinigay ko sa inyo. Kapag naangkin na ng mga kapwa ninyo Israelita ang lupain sa kabila ng Jordan na ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos, at kapag nabigyan na sila ng kasiguraduhan katulad ng kanyang ginawa sa inyo, makakabalik na kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. Hindi pinayagan si Moises na makapasok sa Kanaan. At nang panahong iyon, sinabi ko rin kay Josue, "Nakita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa 2 haring iyon. Ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kaharian na inyong pupuntahan. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang makikipaglaban para sa inyo." Nang panahong iyon, nagmakaawa ako sa Panginoon. Sinabi ko, "O Panginoong Diyos, sinimulan na ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan. Dahil walang Diyos sa langit o sa lupa na makakagawa ng mga himala na inyong ginawa.
Kaya payagan po ninyo ako makatawid para makita ko ang magandang lupain sa kabila ng Jordan, ang magagandang kaburulan at ang mga kabundukan ng Lebanon. Ngunit nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo at hindi niya ako pinakinggan. Sinabi niya, tama na iyan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na iyan. Umakyat ka sa tuktok ng bundok ng Pisga at tumanaw sa lupain sa kahit saang direksyon dahil hindi ka makakatawid sa Jordan. Ngunit turuan mo si Josue sa kanyang gagawin. Palakasin mo ang loob niya dahil siya ang mamumuno sa mga taong ito sa pagtawid sa Jordan. Ibibigay niya sa kanila ang lupaing nakikita mo ngayon. Kaya nanatili tayo sa lambak malapit sa Bet-Peor. Pinayuhan ni Moises ang mga Israelita na maging masunurin. Ika-apat na kabanata. Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Pinatay ng Panginoon na inyong Diyos ang mga kapwa ninyo Israelita na sumamba kay Baal. Pero kayo na matapat sa Panginoon na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Itinuturo ko sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay sa akin ng Panginoon na aking Diyos para inyong sundin pagdating ninyo sa lupaing pupuntahan ninyo at titirhan. Sundin ninyo ito ng buong tapat. Dahil sa pamamagitan nito'y maipapakita ninyo ang inyong kaalaman at pangunawa sa ibang mga bansa. Kung maririnig nilang lahat ang tuntuning ito, sasabihin nila, totoo nga na marunong at may pangunawa ang mga tao ng makapangyarihang bansang ito. Wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may Diyos na malapit sa kanila, gaya ng Panginoon na ating Diyos na malapit sa atin sa mga panahong tumatawag tayo sa Kanya. At wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may mga utos at tuntunin na katulad ng itinuro ko sa inyo ngayon. Pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangan manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ng Panginoon na inyong Diyos sa bundok ng Sinai, kung saan sinabi niya sa akin, tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita, upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Pagkatapos lumapit kayo sa akin at tumayo sa ibaba ng bundok habang naglalagablab ito na abot hanggang langit na binalutan ng kadiliman dahil sa maitim na ulap. Pagkatapos nagsalita ang Panginoon mula sa gitna ng apoy, narinig ninyo ang kanyang boses, pero wala kayong nakita. Sinabi niya sa inyo ang mga bagay na gagawin ninyo sa pagtupad ng mga kasunduan niya sa inyo. Ito ay ang 10 utos na iniutos niyang sundin ninyo, at isinulat niya ito sa 2 malalapad na bato. Nang panahong iyon, inutusan ako ng Panginoon na ituro sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na susundin ninyo roon sa lupain na inyong aangkinin at titirhan. Nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai, mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon. Kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili, na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili, sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae, hayop na lumalakad o lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig. Huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Alalahanin ninyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto, ang lugar na katulad ng pugon na naglalagablab, para maging mamamayan niya, at ganyan kayo ngayon. Nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo, at isinumpa niya na hindi ako makakatawid sa Jordan at makakapasok sa magandang lupain na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupaing ito na hindi makakatawid sa Jordan,
pero matatawid ninyo at masasakop ang masaganang lupaing iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay, dahil ipinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos, at ayaw na ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos, parang apoy na nakakatupok kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos. Sa bandang huli ko magkakaanak kayo at magkakaapo, at naninirahan na sa lupaing iyon ng matagal na panahon. Huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, at makakapagpagalit ito sa Kanya. Sa araw na ito, itinuturing kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamanahin sa kabila ng Jordan. Maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang, at pagkatapos ay malilipol kayo ng lubusan. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa, at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. At doon na kayo sasamba sa mga Diyos na gawa sa kahoy at bato, na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakakain o nakakaamoy. Ngunit kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya, kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, sa bandang huli manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya, sapagkat maawain ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya kayo pababayaan o lilipulin. Hindi niya kalilimutan ang kasunduang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. May iisa lang na Diyos. Alalahanin ninyo ang mga nangyari mula ng araw na nilikha ng Diyos ang tao sa mundo hanggang ngayon. Libutin ninyo ang buong mundo kung may makikita kayong kamanghamanghang bagay na nangyari katulad ng mga ito. Mayroon pa bang ibang tao na nabuhay pagkatapos nilang marinig ang boses ng Diyos mula sa apoy, kagaya ninyo? Mayroon pa bang ibang Diyos na nangahas na kunin ang isang grupo ng mga mamamayan mula sa isang bansa para maging kaniya sa pamamagitan ng mga pagsubok, himala, mga kamanghamanghang bagay, digmaan o mga makapangyarihang gawa? Pero iyan ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos doon sa Ehipto, at kayo mismo ang nakakita nito. Ipinakita sa inyo ang mga bagay na ito para malaman ninyo na ang Panginoon ang Diyos at wala nang iba pa. Ipinarinig niya sa inyo ang kanyang boses mula sa langit sa pagdisiplina sa inyo. Ipinakita niya sa inyo ang kanyang makapangyarihang apoy dito sa lupa para makipag-usap sa inyo mula sa apoy na ito. At dahil sa minahal niya ang inyong mga ninuno, pinili niya kayo at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang presensya at kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga bansang mas makapangyarihan pa sa inyo para madala kayo sa kanilang lupain. Ibinigay niya ito sa inyo bilang inyong mana, katulad ng ginawa niya ngayon. Kaya kilalanin ninyo ang araw na ito at itanim sa inyong mga puso na ang Panginoon ay Diyos sa langit at sa lupa at wala nang iba pang Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon para walang masamang mangyari sa inyo at sa inyong salinlahi, upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos magpakailanman. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos, pumili si Moises ng 3 lungsod sa silangan ng Jordan para makatakas papunta roon ang taong nakapatay ng kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi plinano. Makakatakas siya papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapahamak. Ito ang mga lungsod: Bezer na nasa disyerto sa talampas na sakop ng lahi ni Reuben, Ramot sa Gilead para sa lahi ni Gad, at Golan para sa lahi ni Manase. Ibinigay ni Moises sa mga Israelita ang mga kautusan, katuruan at tuntunin na ito nang lumabas sila sa Ehipto at habang nagkakampo sila sa lambak malapit sa Bet-Peor sa silangan ng Jordan. Sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreyo ang lupaing ito noong naghahari siya sa Heshbon. Siya at ang mga tauhan niya ang tinalo ni Moises at ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Sinakop nila Moises ang lupain ito at ang lupain ni Haring Og ng Bashan.
Sila ang dalawang Amoreyo na mga hari sa silangan ng Jordan. Ang kanilang mga lupain na nasakop ng mga Israelita ay mula sa Aruwer na nasa itaas na bahagi ng lambak ng Arnon papunta sa bundok ng Siryon na tinatawag ding Hermon. At ang lahat ng lupain sa lambak ng Jordan sa silangan ng ilog ng Jordan hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga. Ang Sampung Utos, Ikalimang Kabanata. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok, nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na iyon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon dahil natatakot kayo sa apoy at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos, ayon sa iniutos ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay ilaan ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno, at iba pang mga hayop, o ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makakapagpahinga rin katulad ninyo ang inyong mga alipin. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako ang Panginoon na inyong Diyos ay naguutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, ayon sa iniutos ko sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka o mga asno o alinmang pag-aari niya. Iyan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang boses mula sa kadiliman habang naglalagablab ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan at ang mga tagapamahala ninyo at sinabi nila, Ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan at narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaaring mabuhay ang tao kahit nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ngunit hindi namin ilalagay sa panganib ang buhay namin. Sapagkat kung maririnig namin muli ang boses ng Panginoon na ating Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. May tao bang nanatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy, tulad ng ating narinig? Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos
at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos sabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya, dahil pakikinggan namin ito at susundin. Narinig ng Panginoon ang sinabi ninyo nang nakipag-usap kayo sa akin. At sinabi niya, narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo, at mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos, para maging mabuti ang kalagayan nila, at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Lumakad ka at sabihin sa kanila, na bumalik sila sa kanilang mga tolda, ngunit magpaiwan ka rito sa akin, para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos sa tuntunin na ituturo mo sa kanila, na kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. Kaya sundin ninyong mabuti ang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ayon sa iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Mahalin ang Panginoon na inyong Diyos. Ika-anim na kabanata. Ito ang mga utos, katuruan, at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Jordan, para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan, at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain, ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso, o ilagay sa inyong mga noo, bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay, at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos, doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaak, at Jacob. Malaki ang lupain ito, at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay. At mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ng Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran, at mangako kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama niyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo, at lilipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan, at mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon, para maging mabuti ang inyong kalagayan, at maangkin ninyo ang magandang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Itataboy niya sa inyong harapan ang lahat ng inyong mga kaaway, ayon sa kanyang sinabi. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautusan na iniutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto,
kasama ng Faraon at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntuning ito at gumalang sa Kanya na ating Diyos para lagi kaming maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyayari ngayon. At kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa Kaniyang paningin. Ang piniling mamamayan ng Diyos. Ikapitong Kabanata. Kapag dinala na kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na inyong titirhan at aangkinin, itataboy niya sa harapan ninyo ang 7 bansa na mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa sa inyo, ang mga Hiteo, Gergaseo, Amoreo, Kananeo, Perizeo, Hibeo at mga Jebuseo. Kapag ibinigay na sila ng Panginoon sa inyo at natalo ninyo sila, lipulin ninyo sila ng lubusan bilang handog sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kasunduan o magpapakita ng awa sa kanila. Huwag kayong magpapakasal sa kanila at huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyo na maikasal sa kanila, sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ang ibang mga Diyos. At kapag nangyari ito, ipapalasap ng Panginoon ang galit niya sa inyo at agad kayong malilipol. Sa halip ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila. Durugin ang mga alaalang bato nila. Putulin ang kanilang mga posteng simbolo ng Diyosang si Ashera at sunugin ninyo ang mga Diyos-Diyosan nila. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan. Dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa Faraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopoot sa kanya. Ang gantimpala sa katapatan. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo, gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya kayo, pagpapalain, at padadamihin. Bibigyan niya kayo ng maraming anak at pagpapalain ang mga pananim sa inyong lupa, ang inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. At padadamihin niya ang inyong mga hayop doon sa lupaing ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo. Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mga mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog. Ganoon din sa inyong mga hayop. Poprotektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padadalhan ng nakapangingilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto, pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napopoot sa inyo. Dapat ninyong patayin ang lahat ng tao na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaaawaan at huwag kayong maglilingkod sa kanilang mga Diyos dahil magiging bitag ito para sa inyo. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, mas makapangyarihan pa ang bansang ito kaysa sa atin. Paano ba natin sila maitataboy? Pero huwag kayong matatakot sa kanila, kundi alalahanin ninyong mabuti kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa Faraon at sa lahat ng Ehipsyo. Nakita ninyo ang mga pagsubok, mga himala at kamanghamanghang bagay at ang dakilang kapangyarihang ipinakita ng Panginoon na inyong Diyos nang ilabas niya kayo. Katulad din ito ang gagawin ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng taong kinatatakutan ninyo. At ngayon padadalhan sila ng Panginoon na inyong Diyos ng mga putakti hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Huwag kayong matakot sa kanila dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos.
ang makapangyarihan at kamanghamanghang Diyos. Unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mga bansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad, dahil kung gagawin ninyo iyon, dadami ang mababangis na hayop. Pero ibibigay sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Magkakagulo sila hanggang sa malipol silang lahat. Ibibigay niya sa inyo ang kanilang mga hari. Papatayin ninyo sila at hindi na sila maaalala pa. Wala ni isa man sa kanila na makakatalo sa inyo. At papatayin ninyo silang lahat. Sunugin ninyo ang mga imahe na Diyos-Diyosa nila. At huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyo itong kukunin dahil magiging bitag ito sa inyo. At kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magdadala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay para hindi kayo malipol kasama ng mga bagay na iyon. Kamuhian ninyo ito dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan. Huwag kalilimutan ang Panginoon. Ikawalong Kabanata. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, para mabuhay kayo ng matagal at dumami, at makapanirahan sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba, at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo, at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo at hindi na maga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. Kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan at igalang ninyo siya. Sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang lupain na may mga sapa at mga bukal na umaago sa mga lambak at mga kaburulan. Ang lupaing ito ay may mga trigo, sebada, ubas, igos, pomegranata, olibo at pulot. Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lupaing ito at hindi kayo kukulangin ng anuman. Makakakuha kayo ng bakal sa mga bato nito at makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagtayo na kayo ng maaayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo, upang sa bandang huli, maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos.
Pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ikasyam na kabanata. Makinig kayo mga mamamayan ng Israel. Tatawid kayo ngayon sa Jordan para sakupin ang mga bansa na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Malalaki ang kanilang lungsod at may matataas na pader na parang umabot na sa langit. Malalakas at matatangkad ang mga naninirahan dito, mga angkan ni anak. Alam naman ninyo ang tungkol sa mga angkan ni anak at narinig ninyo na walang makalaban sa kanila. Ngunit ngayon, makikita ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna sa inyo na parang apoy na lumalamon sa inyong mga kaaway. Tatalunin niya sila para madali ninyo silang maitaboy at malipol, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa inyo. Kapag naitaboy na sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga sarili, "Dinala tayo ng Panginoon para angkinin ang lupain ito, dahil matuwid tayo." Hindi, palalayasin sila ng Panginoon dahil masama silang bansa. Mapapasa inyo ang kanilang lupain hindi dahil matuwid kayo o mabuti kayong mga tao, kundi dahil masama sila at para matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Alalahanin ninyo na hindi dahil matuwid kayo, kaya ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos ang magandang lupain ito. Ang totoo, matitigas ang inyong ulo. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon na inyong Diyos sa disyerto. Mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayong nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit doon sa bundok ng Sinai, ginalit ninyo ang Panginoon, kaya gusto na lang niya kayong patayin. Nang umakyat ako sa bundok para kunin ang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang kinakain at iniinom. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy, doon sa bundok ng Sinai, habang nagtitipon kayo. Pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang kautusan. At sinabi ng Panginoon sa akin, "Bumaba ka agad, dahil ang mga mamamayan na pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto ay naging masama na. Napakadali nilang tumalikod sa mga tuntunin na iniutos ko sa kanila at gumawa sila ng mga diyos-diyosan para sambahin nila." At sinabi pa ng Panginoon sa akin, "Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga mamamayan ito. Pabayaan mo akong puksain sila para hindi na sila maalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salinlahi na isang bansa na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa sa kanila." Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok, dala ang 2 malalapad na bato, kung saan nakasulat ang tuntunin ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasalan nyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos-Diyosang guya. Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo, ibinagsak ko ang 2 malalapad na bato at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang kinakain at iniinom dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan. Masama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon at nakapagpapagalit ito sa Kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo dahil baka patayin niya kayo. Ngunit pinakinggan pa rin ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron, at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahong iyon para sa Kanya. Pagkatapos kinuha ko ang bakang ginawa ninyo, na nagtulak sa inyo sa kasalanan. Tinunaw ko ito sa apoy. Dinurog ko ito na kasingpino ng alikabok, at isinabog sa sapa na umaagos mula sa bundok. Ginalit din ninyo ang Panginoon doon sa tabera, sa Masa at sa Kibrot Hataaba. Nang pinalakad kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya sa inyo, "Lumakad kayo at angkinin na ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nagrebelde kayo. Hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi kayo nagtiwala o sumunod sa Kanya. Mula nang makilala ko kayo, puro na lang pagre-rebelde ang ginagawa ninyo.
Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpatira pa sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Dahil sinabi ng Panginoon na pupuksain niya kayo. Nanalangin ako sa Panginoon, O Panginoong Diyos, huwag po ninyong puksain ang sarili ninyong mamamayan. Iniligtas po ninyo sila at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo, ang kasamaan, at ang mga kasalanan ng mga mamamayang ito, kundi alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaak, at Jacob. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng mga Ehipsyo, nilipol sila dahil hindi sila kayang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa kanila. O sasabihin nila, pinatay sila ng Panginoon dahil galit siya sa kanila. Inilabas niya sila sa Ehipto at dinala sa disyerto para patayin. Ngunit sila ay inyong mamamayan. Sila ang sarili ninyong mamamayan na inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Ang ikalawang malalapad na bato. Ikasampung kabanata. Nang panahong sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng 2 malalapad na bato kagaya noong una, at umakyat ka sa bundok papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kahoy. Isusulat ko sa malalapad na bato ang mga salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyak mo, at ilagay mo ito sa kahon. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at ng 2 malalapad na bato, gaya noong una, at umakyat sa bundok dala ang 2 malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa 2 malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una, ang 10 utos na ibinigay niya sa inyo, nang nagsalita siya mula sa apoy noong araw na nagtipon kayo sa bundok. Nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin, bumaba ako sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko, ayon sa iniutos ng Panginoon, at hanggang ngayon naroon pa ito. Naglakbay ang mga Israelita mula sa balon ng mga taga-Jaakan, papunta sa Mosera. Doon namatay si Aaron, at doon din inilibing. At si Eleazar na anak niya ang pumalit sa kanya bilang punong pari. Mula roon pumunta sila sa Gudgoda at sa Jotbata, isang lugar na may mga sapa. Nang panahong iyon, pinili ng Panginoon ang lahi ni Levi para sila ang magbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, para maglingkod sa kanyang presensya at para magbasbas sa mga tao sa kanyang pangalan. At hanggang ngayon, ganito ang gawain nila. Ito ang dahilan kung bakit walang bahagi o mana ang mga Levita sa lupain, hindi gaya ng ibang mga Israelita. Ang Panginoon ang bahagi nila ayon sa sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi pa ni Moises, gaya ng ginawa ko noong una, nanatili ako sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at muli akong pinakinggan ng Panginoon, at hindi niya kayo pinatay. Sinabi niya sa akin, lumakad ka at pamunuan ang mga Israelita sa pagpasok at sa pag-angkin sa lupaing ipinangako kong ibibigay sa inyo at sa inyong mga ninuno. Igalang at sundin ang Panginoon. At ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya. Mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Mahalin siya. Maglingkod sa kanya ng buong puso't kaluluwa. At sundin ang lahat ng mga utos at tuntunin niya na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para sa ikabubuti ninyo. Sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan, kahit ang pinakamataas na langit, pati ang mundo at lahat ng narito. Ngunit pinili ng Panginoon ang inyong mga ninuno para mahalin, at sa lahat ng bansa kayo na mula sa kanilang lahi, ang pinili niya hanggang ngayon. Kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo, at huwag nang patigasin ang mga ulo ninyo, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan, at hindi siya tumatanggap ng suhol. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at mga biyuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. Kaya mahalin din ninyo ang mga dayuhan, dahil dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya. Purihin ninyo siya, dahil siya ang Diyos ninyo na gumawa ng dakila
at kamanghamanghang bagay na nakita ninyo. Nang dumating ang inyong mga ninuno sa Ehipto, 70 lang silang lahat. Pero ngayon, pinadami na kayo ng Panginoon na inyong Diyos na katulad ng mga bituin sa langit. Mahalin at sundin ang Panginoon. 11 Kabanata. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang kanyang mga utos, tuntunin, panuntunan at kautusan. Alalahanin ninyo ang naranasang pagtutuwid ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kayo ang nakaranas nito at hindi ang mga anak ninyo. Hindi sila ang nakakita ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon at ng mga himala na ginawa niya sa Ehipto laban sa Faraon na hari nito at sa buong bansa nito. Hindi rin nila nakita ang ginawa ng Panginoon sa mga sundalong Ehipsyo at sa mga kabayo at mga karwahe nila. At kung paano nilunod ng Panginoon ang mga ito sa dagat na pula nang hinabol nila kayo. Nangamatay silang lahat. Hindi rin nakita ng mga anak ninyo ang ginawa ng Panginoon sa inyo roon sa disyerto hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. At kung ano ang ginawa niya kina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab na lahi ni Reuben. Nilamon sila ng lupang bumuka, pati ang kanilang pamilya, tolda, at ang lahat ng nakatirang kasama nila. Nangyari ito sa harap ng mga Israelita. Kayo ang nakakita ng mga dakilang bagay na ito na ginawa ng Panginoon. Kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon para may lakas kayo sa paglalakbay at sa pag-agaw ng lupain sa kabila ng Jordan. Kung susunod kayo, mabubuhay kayo ng matagal doon sa maganda at masaganang lupain na ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno at sa kanilang mga salinlahi. Sapagkat ang lupain na aangkinin at titirhan ninyo ay hindi gaya ng lupain sa Ehipto na pinanggalingan ninyo. Doon sa Ehipto, kapag magtatanim kayo, magpapakahirap pa kayo ng todo sa pagpapatubig nito. Ngunit ang lupain na aangkinin ninyo ay may mga bundok at lambak na laging nauulanan. Ang lupain ito ay inaalagaan ng Panginoon na inyong Diyos. Binabantayan niya ito araw-araw sa buong taon. Kaya kung lagi lang ninyong susundin ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo ng buong puso't kaluluwa, padadalhan niya kayo ng ulan sa tamang panahon para makapag-ani kayo ng trigo, ng bagong katas ng ubas, at ng ulibo para gawing langis. Bibigyan niya ng pastulan ang mga hayop ninyo, at magkakaroon kayo ng masaganang pagkain. Mag-ingat kayo dahil baka matukso kayong lumayo sa Diyos, at sumamba sa ibang mga Diyos at maglingkod sa kanila. Kapag ginawa ninyo ito, magagalit ang Panginoon sa inyo, at hindi na niya pauulanin at hindi na kayo makakapag-ani. At sa huli ay mawawala kayo sa magandang lupain na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo o kapag kayo'y babangon. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod, para kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo. Kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at mabuhay ayon sa kanyang pamamaraan at manatili sa kanya, itataboy ng Panginoon ang mga tao sa lupain na inyong aangkinin, kahit na mas malaki at mas makapangyarihan pa sila sa inyo. Ang lahat ng lupang matatapakan ninyo ay magiging inyo, mula sa disyerto papunta sa Lebanon at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Walang makakapigil sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, loloobin niyang matakot ang mga tao sa inyo, saan mang dako kayo pumunta sa lugar na iyon. Makinig kayo, pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon.
Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Kapag dinala kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lupain na inyong titirahan at aangkinin, ipahayag ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa ay ipahayag ninyo sa bundok ng Ebal. Ang mga bundok na ito ay nasa kanluran ng ilog ng Jordan, sa lupain ng mga Kananeo na naninirahan sa lambak ng Jordan, malapit sa bayan ng Gilgal. Hindi ito malayo sa mga malalaking puno ng More. Tatawid na kayo sa Jordan para pasukin at angkinin ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kapag nakuha na ninyo ito at doon na kayo naninirahan, sundin ninyo ang lahat ng mga utos at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Ang lugar na pinagsasambahan. Ikalabindalawang kabanata. Ito ang mga utos at tuntunin na dapat ninyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kapag pinalayas na ninyo ang mga taong naninirahan doon, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagsasambahan nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa matataas na mga bundok, sa mga kaburulan, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Gibain din ninyo ang kanilang mga altar, durugin ang mga alaalang bato nila, sunugin ang kanilang mga posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah, at durugin ang imahen ng kanilang mga Diyos, para hindi na ito alalahanin pa sa mga lugar na iyon. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Doon ninyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong mga ikapu, ang inyong mga espesyal na handog, ang inyong mga ipinangakong regalo at mga handog na kusang loob, gayon din ang panganay ng inyong mga hayop. Doon kayo kumain at ang inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. At magsaya kayo sa lahat ng inyong nagawa dahil pinagpala kayo ng Panginoon. Kapag dumating na kayo sa lugar na kung saan makapagpapahinga na kayo, ang lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, huwag na ninyong gawin ang ginagawa natin ngayon na kahit saan lang tayo naghahandog. Kapag nakatawid na kayo sa Jordan at naninirahan sa lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, mabubuhay kayo ng mapayapa dahil hindi papayag ang Panginoon na gambalain kayo ng mga kaaway sa inyong paligid. Pagkatapos dalhin ninyo ang mga handog doon sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Ito ang mga handog na iniutos ko sa inyo, mga handog na sinusunog, at ang iba pang mga handog, ang inyong ikapu, ang mga espesyal na regalo, at ang lahat ng handog na ipinangako ninyo sa Panginoon. Doon kayo magsasaya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, pati ang inyong mga anak, mga alipin, at ang mga levita na naninirahan sa mga bayan ninyo na walang lupang mamanahin. Huwag ninyong ihandog ang inyong mga handog na sinusunog sa kahit saang lugar lang na gustuhin ninyo, kundi ihandog ninyo ito sa lugar ng lahi na pipiliin ng Panginoon at doon ninyo gawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Pero kung hindi pang handog, maaari ninyong katayin at kainin ang hayop saan man kayo nakatira. Magpakasawa kayong kumain ng karne nito, kagaya ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela, ayon sa pagpapalang ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat tao ay makakakain nito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero huwag ninyong kakainin ang dugo. Ibuhos ninyo ito sa lupa kagaya ng tubig. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod, ang ikapu ng inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang anumang ipinangako ninyong handog at espesyal na mga regalo at handog na kusang loob. Kundi kainin lang ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pipiliin niya, kasama ng inyong mga anak, mga alipin, at ng mga levita na naninirahan sa inyong mga bayan. Magsasaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos
sa lahat ng kanyang ginawa. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. Kapag napalawak na ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo, ayon sa ipinangako niya sa inyo, at gusto ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain anumang oras na gustuhin ninyo. Kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon na kung saan ninyo siya pararangalan, maaari kayong magkatay ng inyong mga baka o tupa sa inyong lugar. At ayon sa iniutos ko sa inyo, maaari kayong magpakasawa sa pagkain ng mga hayop na ibinigay ng Panginoon sa inyo, katulad ng pagkain ninyo ng gasela at ng usa. Ang bawat tao ay makakakain ito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero siguraduhin ninyong hindi ninyo kakainin ng dugo, dahil ang buhay ay nasa dugo. At huwag ninyong kakainin ang buhay kasama ng karne. Sa halip, ibuhos ninyo ang dugo sa lupa gaya ng tubig. Huwag ninyo itong kakainin para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng inyong mga lahi, dahil ang pag-iwas sa pagkain ng dugo ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Dalhin ninyo sa lugar na pinili ng Panginoon ang mga bagay na ibibigay ninyo sa Panginoon at ang mga handog na ipinangako ninyo sa Kanya. Ihandog ninyo ang dugo at karne ng inyong mga handog sa altar ng Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyong ibuhos ang dugo sa gilid ng altar ng Panginoon na inyong Diyos, pero pwede ninyong kainin ang karne. Sundin ninyo ang lahat ng tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo, para laging maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo. Dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag winasak na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa na sasalakayin ninyo, at pinalayas ninyo ang mga naninirahan dito at inagaw ang kanilang lugar, huwag kayong magpapabitag sa pamamagitan ng pagsunod sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Huwag ninyong sasabihin, paano sila sumasamba sa kanilang mga Diyos? Susundin din namin ang ginagawa nila. Huwag ninyo itong gagawin para sambahin ang Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba, ginagawa nila ang lahat ng klase ng kasuklam-suklam na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Sinusunog pa nila ang mga anak nila bilang handog sa kanilang mga Diyos. Sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ika-13 kabanata. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamanghamanghang bagay, at nangyari ang sinabi niya, at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala, huwag kayong maniwala sa Kanya. Dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos kung minamahal niyo ba siya ng buong puso at kaluluwa. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang Kanyang mga utos at sundin niyo siya. Paglingkuran siya at manatili kayo sa Kanya. Dapat patayin ang propeta o ang tagapagpaliwanag ng panaginip dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagligtas sa inyo sa pagkaalipin. Tinatangka ng mga taong ito na ilayo kayo sa mga pamamaraang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyo. Sa pamamagitan nito mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Halimbawang ang iyong kapatid o anak o ang iyong minamahal na asawa o ang pinakamatalik mong kaibigan ay lihim kang hinikayat at sabihin, halika sumamba tayo sa ibang mga Diyos. Mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging ng ating mga ninuno. Kapag hinikayat kanyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa paligid ninyo o ng mga tao sa malalayong lugar, huwag kang magpapadala o makikinig sa Kanya. Huwag mo siyang kaaawaan o kakampihan. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang babato at susunod ang lahat ng tao para patayin siya. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa.
Kung makabalita kayo na ang isa sa mga bayang ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos na inyong titirhan, ay may masasamang taong naguudyok sa mga naninirahan sa bayang iyon na sumamba sila sa ibang mga Diyos na hindi pa nila nakikilala. Dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito. At kung totoong nangyari nga ang kasuklam-suklam na gawang ito, dapat ninyong patayin ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon, pati na ang kanilang mga hayop. Lipulin ninyo silang lahat bilang handog sa Panginoon. Tipunin ninyo ang lahat ng masasamsam ninyo sa bayang iyon at tumpukin sa gitna ng plaza at sunugin ninyo ito bilang isang handog na sinusunog sa Panginoon na inyong Diyos. Mananatiling wasak ang bayang iyon magpakailanman. Hindi na iyon dapat itayong muli. Huwag kayong magtatago ng anumang bagay mula sa bayang iyon na naitakda ng wasakin ng lubusan. Kung susundin ninyo ito, aalisin ng Panginoon ang kanyang matinding galit at kaaawaan niya kayo. At sa kanyang awa, pararamihin niya kayo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon at kung gagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin. Mga utos tungkol sa pagluluksa sa patay. Ikalabing apat na kabanata. Mga anak kayo ng Panginoon na inyong Diyos, kaya kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong susugatan ang mga sarili ninyo o aahitan ang mga ulo ninyo, sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. Ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Huwag kayong kakain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Ito ang mga hayop na pwede ninyong kainin. Baka, tupa, kambing, usa, mailap na kambing, mailap na tupa, at iba pang klase ng usa. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng kanilang kinain. Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ginunguyang muli ang kinain nito, pero hindi biyak ang kuko, gaya ng kamelyo, kuneho at daga sa batuhan. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Huwag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman ginunguya ang kinakain nito. Huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ito o hahawakan ang kanilang patay na katawan. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na nabubuhay sa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis. Pero huwag ninyong kainin ang walang palikpik at kaliskis. Ituring ninyo itong marumi. Pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. Pero huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak, at paniki. Huwag din ninyong kakainin ang mga insektong may pakpak na gumagapang. Pero pwede ninyong kainin ang mga insektong itinuturing na malinis. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na patay na. Maaari ninyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nyo at kakainin nila ito. Pero huwag kayong kakain ito dahil ibinukod kayo bilang mamamayan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ang ikapu. Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon, at mahihirapan kayo sa pagdadala ng ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Diyos, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos, ang pilak na iyon ang ipambili ninyo ng baka, tupa, katas ng ubas, o ng iba pang inumin, o ng anumang magustuhan ninyo. Pagkatapos, kainin ninyo ito ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos.
at magsaya. At huwag ninyong kalilimutan ang mga Levita na naninirahan sa bayan ninyo, dahil wala silang bahagi o lupang minana. Sa katapusan ng bawat 3 taon, tipunin ninyo ang 10% ng ani ninyo sa taong iyon, at dalhin ninyo ito sa pinagtataguan ito sa mga bayan ninyo. Ibigay ninyo ito sa mga Levita na walang lupang minana, sa mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo, sa mga ulila at sa mga byuda sa bayan ninyo, para makakain din sila at mabusog. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang taon ng pagkansila ng utang. 15 Kabanata. Sa katapusan ng bawat 7 taon, dapat ninyong kansilahin na ang lahat ng utang. Ito ang gawin ninyo. Hindi na dapat singilin ang nagpautang ang utang ng kapwa niya Israelita. Hindi na niya ito sisingilin, dahil umabot na ang panahon na itinakda ng Panginoon na kansilahin ang mga utang. Pwede ninyong singilin ang mga dayuhan, pero kansilahin dapat ninyo ang utang ng kapwa ninyo Israelita. Kailangang walang maging mahirap sa inyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin, dahil tiyak na pagpapalain niya kayo. Basta sundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos, at tuparin ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos, ayon sa ipinangako niya sa inyo. Maraming bansa ang mangungutang sa inyo, pero kayo ay hindi mangungutang. Pamamahalaan ninyo ang maraming bansa, pero hindi kayo mapamamahalaan. Kung may mahirap sa bayan ninyo, sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin ninyo siya ng Kanyang mga pangangailangan. Huwag kayong mag-iisip ng masama, na dahil sa malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagkakansela ng mga utang, hindi na lang kayo magpapautang sa mga kababayan ninyong mahihirap. Kapag dumaing sa akin ang mga mahihirap na ito dahil sa inyong ginawa, may pananagutan kayo. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ang pagpapalaya sa mga alipin. Kung ang kapwa mo Hebreo, lalaki man o babae, ay ipinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin, at naglingkod siya sa iyo sa loob ng 6 taon, kailangang palayain mo siya sa 7 taon. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo siyang paaalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo, at katas ng ubas, ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto, at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Iyan ang dahilan kaya ibinibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo, dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo, at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo, dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ang tainga niya, at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa iyong aliping babae. Huwag sasama ang loob mo kung palalayain mo ang alipin mo, dahil ang halaga ng pagseserbisyo niya sa iyo sa loob ng 6 taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aararuhin ang mga panganay ng inyong mga baka o pagugupitan ang mga panganay ng inyong mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos bawat taon sa lugar na pipiliin niya. Pero kung may kapintasan ang hayop na ito, halimbawa'y pilay o bulag o anumang malalang kapansanan, hindi ninyo ito dapat ihandog sa Panginoon na inyong Diyos. Sa halip, kainin ninyo ito sa inyong mga bayan. Ang lahat ay makakakain nito. Itinuturing man siyang malinis o marumi, katulad ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela. Pero huwag ninyong kainin ang dugo.
kundi ibuhos ninyo ito sa lupa, gaya ng tubig. Ang pista ng paglampas ng anghel. Ika-16 na kabanata. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa buwan ng Abib bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa buwan na ito'y inilabas niya kayo ng gabi sa Ehipto. Maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ihandog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Diyos, doon sa lugar na pinili niya, kung saan pararangalan siya. Kainin ninyo ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Ehipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis, para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Ehipto. Wala dapat makitang pampaalsa sa mga bahay ninyo sa buong bansa sa loob ng 7 araw. At ang karneng inihandog ng gabi ng unang araw ay walang matitira sa kinaumagahan. Bilang pagdiriwang sa pista ng paglampas ng anghel, ang hayop na ihahandog ninyo ay huwag ninyong ihahandog sa kahit saang bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, kundi sa lugar lang na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Kailangang ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tolda. Sa susunod na 6 na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. At sa 7 araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pag-aani. Bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Pagkatapos, ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani para parangalan ang Panginoon na inyong Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob, ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Magdiwang kayo kasama ang inyong mga anak, alipin, at levita na naninirahan sa inyong mga bayan, mga dayuhan, mga ulila, at mga biyudang naninirahan sa inyong mga bayan. Alalahanin ninyo na naging mga alipin muna kayo sa Ehipto, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ito. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pagtatayo ng mga kubol sa loob ng 7 araw, sa katapusan ng tag-ani. Pagkatapos na magiik ninyo ang mga trigo at mapiga ang mga ubas, magsaya kayo sa pagdiriwang ninyo ng pistang ito, kasama ng inyong mga anak, mga alipin, mga levita, mga dayuhan, mga ulila at mga biyudang naninirahan sa bayan ninyo. Sa loob ng 7 araw, ipagdiwang ninyo ang pistang ito, para parangalan ang Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya. Sapagkat pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ani ninyo at ang lahat ng ginagawa ninyo at magiging lubos ang inyong kaligayahan. Bawat taon, dapat makiisa ang bawat lalaki sa 3 pistang ito. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani, at ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga hukom. Maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Huwag nilang babaluktutin ang hustisya at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marurunong at matutuwid at makakaimpluwensya sa desisyon nila. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pagsamba sa ibang mga diyos-diyosan.
Huwag kayong magpapatayo ng poste na simbolo ng Diyos ang si Asherah sa tabi ng altar na ginawa ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos. At huwag kayong magpapatayo ng mga alaalang bato para sambahin, dahil kinasusuklaman ito ng Panginoon na inyong Diyos. Ikalabimpitong kabanata. Huwag kayong maghahandog sa Panginoon na inyong Diyos ng baka o tupa na may kapintasan o kapansanan, dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa isa sa mga bayan na ibinibigay ng Panginoon ay nahuling gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, sinira niya ang kasunduan sa Panginoon at sumuway sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos o sa araw o sa buwan o sa mga bituin. Kapag narinig ninyo ito, kailangang imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Kung totoo ngang ginawa sa Israel ang kasuklam-suklam na bagay na ito, dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Pwede lang patayin ang tao kapag napatunayang nagkasala siya sa pamamagitan ng patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala, at susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung may mga kaso sa korte ninyo tungkol sa pagpatay, pag-aaway, o pananakit na mahirap bigyan ng desisyon, ang gawin ninyo, dalhin ninyo ang kasong ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan ang mga pari na mga Levita at ang mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdidesisyon sa kaso. Kailangang tanggapin ninyo ang kanilang desisyon doon sa lugar na pinili ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinabi nila sa inyo. Kung anuman ang kanilang napagdesisyonan ayon sa kautusan, dapat ninyo itong sundin. Huwag ninyong susuwayin ang sinabi nila sa inyo. Ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Ang mga hari. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos at maangkin na ninyo iyon at doon na kayo manirahan, sasabihin ninyo, pumili tayo ng hari na mamumuno sa atin, katulad ng mga bansa sa palibot natin. Siguraduhin ninyo na ang pipiliin ninyong hari ay ang pinili rin ng Panginoon na inyong Diyos. At kailangang katulad ninyo siyang Israelita. Huwag kayong pipili ng dayuhan. Hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo ang hari ninyo, at hindi niya dapat pabalikin sa Ehipto ang mga tauhan niya para bumili kayo ng mga kabayo. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa inyo na huwag na kayong babalik doon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa, dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. At hindi dapat siya nagmamay-ari ng maraming pilak at ginto. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautusang ito para sa kanyang sarili, sa harapan ng mga pari na mga Levita. Dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos at masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa niya Israelita at makakaiwas siya sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Kung susundin niyang lahat ito, maghahari siya at ang kanyang angkan ang matagal sa Israel. Mga handog para sa mga pari at sa mga Levita. Ikalabingwalong kabanata. Ang mga pari ng mga Levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakakain lang sila sa pamamagitan ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, dahil ito ang kanilang mana. Wala silang mamanahing lupain, hindi tulad ng kapwa nila Israelita. Ang Panginoon ang kanilang mana, ayon sa ipinangako niya sa kanila. Balikat, pisngi,
at tiyan ng mga bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari. Ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo, bagong katas ng ubas, langis at balahibo ng tupa. Sapagkat sa lahat ng lahi ng Israel, sila at ang kanilang mga angkan ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa Kanya magpakailanman. Ang sinumang Levita na naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon at makapaglilingkod siya roon sa Panginoon na kanyang Diyos, katulad ng kapwa niya Levita na naglilingkod doon sa presensya ng Panginoon. Makakatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay. Ang mga kasuklam-suklam na kaugalian. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga propeta. Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangang makinig kayo sa Kanya, sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos nang magtipon kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag niyong iparinig sa amin ang boses niyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Parurusahan ko ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan. At kailangang patayin ang sinumang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa kanya. Ang mga lungsod na tanggulan. Ika-19 na kabanata. Kapag nilipol na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga mamamayan na ang mga lupain ay ibinibigay niya sa inyo, at kapag napalayas na ninyo sila, at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, pumili kayo ng 3 lungsod na tanggulan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo. Hatiin ninyo sa 3 distrito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na may 1 lungsod na tanggulan sa bawat distrito. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon para ang sinumang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa ng hindi sinadya at hindi dahil sa galit, makakatakas siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan para mangahoy kasama ang kanyang kapitbahay, at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya at namatay ito, pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya at mapatay siya. Pero hindi siya dapat patayin
dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. Ito ang dahilan kung bakit ko kayo inuutusang pumili ng tatlong lungsod na tanggulan. Palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumawak na ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng tatlo pang bayan na tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana, at para hindi na kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay. Ngunit kung ang isang tao ay napopuot sa kanyang kapwa at inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan, kailangang ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Huwag kayong maaawa sa kanya. Kailangang alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. Ang hangganan ng lupa. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin, huwag ninyong nanakawin ang lupain ng inyong kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng kanyang lupain na inilagay noon ng inyong ninuno. Ang mga saksi. Huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangang may dalawa o tatlong saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, patatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. Dapat itong imbestigahang mabuti ng mga hukom. At kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pambibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan ng parusang dapat sana ay sa taong pinagbintangan niya. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Matatakot ang makakarinig nito at wala nang gagawa muli ng masamang gawang ito. Huwag kayong magpakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin. Kung nambali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya. Ang mga kautusan tungkol sa digmaan. Ika-20 kabanata. Kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas marami ang mga kabayo, karwahe at sundalo ng inyong kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna ang pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, "Makinig kayo, o mamamayan ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo, at pagtatagumpayin niya kayo." Pagkatapos, ganito dapat ang sasabihin ng mga opisyal sa mga sundalo. Sino man sa inyo ang may bagong bahay na hindi pa naitatalaga, umuwi siya, dahil baka mapatay siya sa labanan, at ibang tao ang magtalaga ng bahay niya. Kung mayroon sa inyong nakapagtanim ng ubas at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga nito, umuwi rin siya, dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang makinabang nito. Kung may ikakasal sa inyo, umuwi siya, dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang pakasalan ng kanyang mapapangasawa. Sasabihin pa ng mga opisyal, kung mayroon sa inyong natatakot o naduduwag, umuwi siya, dahil baka maduwag din ang mga kasama niya. Kapag natapos na ng mga opisyal ang pagsasabi nito sa mga sundalo,
pipili sila ng mga pinuno para pamahalaan ang mga sundalo. Kung sasalakay kayo sa isang lungsod, bigyan nyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Kapag sumuko sila at buksan ang pintuan ng kanilang lungsod, gawin nyong alipin silang lahat at pagtrabahuhin para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, kundi makikipaglaban sila sa inyo, salakayin ninyo sila. Kapag sila'y natalo na ninyo sa tulong ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga lalaki. Ngunit maaari ninyong bihagin ang mga babae, mga bata, at ang mga hayop, at maaari ninyong samsamin ang lahat ng ari-arian na nasa lungsod. Gamitin ninyo ang mga samsam na ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos mula sa mga kaaway ninyo. Gawin lang ninyo ito sa mga lungsod na hindi bahagi ng lupaing sasakupin ninyo. Pero patayin ninyong lahat ang tao sa mga lungsod na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Lipulin ninyo ang lahat ng Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo bilang handog sa Panginoon na inyong Diyos ayon sa kanyang iniutos. Sapagkat kung hindi, tuturuan nila kayo ng lahat ng kasuklam-suklam na gawa na ginagawa nila sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos, at dahil dito'y magkakasala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Kung matagal ang inyong pagsalakay sa isang lungsod, huwag ninyong puputulin ang mga punong namumunga. Kainin ninyo ang mga bunga nito, pero huwag nga ninyong puputulin, dahil hindi ninyo sila kalaban na inyong lilipulin. Pero maaari ninyong putulin ang mga puno na walang bunga o walang bunga na maaaring kainin at gamitin ito sa pagsakop sa lungsod hanggang sa maagaw ninyo ito. Ang hindi pa nakikilalang mamamatay tao. Ika-21 kabanata. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo, at may nakita kayong bangkay ng tao at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay dito, dapat sukatin ng mga tagapamahala sa inyo kung aling bayan sa palibot ang pinakamalapit kung saan natagpuan ang bangkay. Pagkatapos kukuha ang mga tagapamahala ng bayang iyon ng dumalagang baka na hindi pa nakakapagtrabaho o nakakapag-araro. Dadalhin nila ito sa lambak na palaging dinadaluyan ng tubig na ang lupa doon ay hindi pa naaararo o natataniman. At doon nila babaliin ang leeg ng dumalagang baka. Dapat ding pumunta roon ang mga pari na mula sa lahi ni Levi, dahil pinili sila ng Panginoon na inyong Diyos na maglingkod at magbigay ng basbas sa pangalan ng Panginoon at magdesisyon sa lahat ng kaso. Pagkatapos ang lahat ng tagapamahala ng bayan sa pinakamalapit na lugar kung saan nakita ang bangkay ay maghuhugas ng kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa lambak. At sasabihin nila, hindi kami ang pumatay at hindi rin namin nakita kung sino ang pumatay. O Panginoon, patawarin niyo po ang mga mamamayan ninyong Israelita na inyong iniligtas sa Ehipto. Huwag niyo kaming panagutin sa kamatayan ng inosenteng taong ito. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi na kayo pananagutin ng Panginoon sa pagpatay, dahil makikita niya na matuwid kayo. Ang pag-aasawa ng bihag na babae. Kung nakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway at ibinigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos at binihag ninyo sila, at ang isa sa inyo ay nakakita ng magandang babae sa mga bihag at nagustuhan niya ito at gusto niya itong mapangasawa, dadalhin niya ang babae sa kanyang bahay at kakalbuhin ang ulo niya, puputulin ang mga kuko at papalitan ang suot niyang damit nang binihag siya. Dapat magpaiwan ang babae sa bahay ninyo sa loob ng isang buwan habang nagluluksa siya para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, maaari na siyang maging asawa. Pero kung sa bandang huli ay mawalan ang lalaki ng gana sa babae, dapat niya itong payagang pumunta saan man gustuhin ng babae. Hindi na siya dapat pang ipagbili o gawing alipin dahil siya'y ipinahiya niya. Ang karapatan ng mga panganay. Kung may isang lalaki na dalawa ang asawa at mahal niya ang isa pero hindi ang isa, at may mga anak siya sa dalawa, at kung ang panganay niyang lalaki ay anak ng asawa niyang hindi niya mahal, kapag hahatiin na niya ang kanyang ari-arian,
Kailangan ang parte na para sa panganay na anak ay huwag ibigay sa anak ng asawa niyang minamahal. Dapat niya itong ibigay sa panganay, kahit na hindi niya mahal ang ina nito. Kailangan niyang kilalanin na panganay niyang anak ang anak ng asawa niyang hindi minamahal. Ibibigay niya sa kanya ng doble ang bahagi ng ari-arian niya, dahil siya ang naunang anak at may karapatan siyang tumanggap ng kanyang bahagi bilang panganay na anak. Ang hindi matapat na anak. Kung ang isang tao ay may anak na lalaki na matigas ang ulo at suwail, na ayaw makinig sa kanyang mga magulang kapag siya'y dinidisiplina, dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa mga tagapamahala doon sa pintuan ng bayan. Sasabihin nila sa mga tagapamahala, "Matigas ang ulo nitong anak namin at rebelde siya. Hindi siya sumusunod sa amin. Gastador siya at lasenggo." Pagkatapos, dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Kung marinig ito ng lahat ng Israelita, matatakot sila. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ang iba pang mga kautusan. Kung ang isang tao ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa isang krimen na ginawa niya at ibinitin ang bangkay niya sa puno, hindi dapat umabot hanggang umaga ang bangkay niya roon. Dapat ninyo itong ilibing sa araw ding iyon, dahil ang sinumang ibinitin sa puno ay isinumpa ng Panginoon. Kung hindi ninyo ito ililibing sa araw ding iyon, madudungisan nito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana ninyo. 22 Kabanata. Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa, huwag ninyo itong pababayaan. Sa halip, dalhin ito sa may-ari. Pero kung malayo ang tinitirhan ng may-ari o hindi ninyo alam kung kanino ito, iuwi muna ninyo ito. Kapag hinanap ito ng may-ari, saka ninyo ito ibigay sa kanya. Ganito rin ang gagawin ninyo sa asno, o kasuotan, o anumang bagay na nawala sa inyong kapwa. Huwag ninyo itong babaliwalain. Kung makita mo na ang asno o ang baka ng iyong kapwa ay nabuwal sa daan, huwag mo itong pabayaan. Tulungan mo ang may-ari para itayo ito. Hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae, dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Kung may makita kayong mga pugad ng ibon sa tabi ng daan, sa punong kahoy o sa lupa, at ang inahin ay nakaupo sa mga itlog o sa kanyang mga inakay, huwag ninyong kukunin ang inahin kasama ng mga itlog o mga inakay. Maaari ninyong kunin ang mga itlog o mga inakay, pero kailangang pakawalan ninyo ang inahin para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. Kung magpapatayo kayo ng bahay, lagyan ninyo ng rehas ang palibot ng inyong patag na bubong, para wala kayong pananagutan kung may mahulog mula sa bubong ninyo at mamatay. Huwag kayong magtatanim ng ibang binhi sa ubasan. Kung gagawin ninyo ito, magiging pag-aari na ng templo ang bungang itinanim ninyo at pati na rin ang bunga ng inyong ubasan. Huwag ninyong pagpaparisin ang baka at ang asno sa pag-aararo. Huwag kayong magsusuot ng damit na ginawa sa dalawang klase ng tela. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na gilid ng balabal na damit ninyo. Ang kautusan tungkol sa dangal ng babae. Kung napangasawa ng isang lalaki ang isang babae, at pagkatapos nilang magsiping ay inayawan ng lalaki ang kanyang asawa, at pinagbintangan niya ito, at sinabi niya, "Natuklasan kong hindi na birhen ang aking asawa nang sumiping ako sa kanya." Pupunta ang magulang ng babae sa mga tagapamahala doon sa may pintuan ng bayan. Magdadala sila ng ebidensya na birhen ang anak nila. At sasabihin ng ama ng babae sa mga tagapamahala, "Ipinakasal ko ang anak ko sa taong ito, at ngayon nagagalit siya sa anak ko. Pinagbibintangan niya ang anak ko na hindi na siya birhen ng mapangasawa niya. Pero heto ang ebidensya na birhen ang aking anak." At ipapakita ng magulang sa mga tagapamahala ang sapi ng mag-asawa na may dugo. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga tagapamahala ang lalaki at parurusahan. Pagmumultahin siya ng 100 pirasong pila at ibibigay ito sa ama ng babae, dahil ipinahiya niya ang isang birheng Israelita, at dapat ay huwag niyang hihiwalayan ang babae habang nabubuhay siya. Pero kung totoo ang bintang
at walang makitang ebidensya na birhen ang babae. Dadalhin ang babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama at doon babatuhin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapid habang nasa poder pa siya ng kanyang ama. Ang kautusan tungkol sa pakikiapid. Kung nakiapid ang isang lalaki sa isang babaeng may asawa, dapat napatayin silang dalawa. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung ang isang lalaki ay nakiapid sa isang dalagang malapit ng ikasal, at nangyari ito sa isang bayan, dadalhin silang dalawa sa pintuan ng bayan, at babatuhin hanggang sa mamatay. Papatayin ang babae dahil kahit na naroon siya sa bayan, hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Papatayin din ang lalaki dahil nakiapid siya sa babaeng ikakasal na. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ngunit kung ang babaeng ikakasal na ay pinagsamantalahan ng lalaki sa labas ng bayan, ang lalaki lang ang papatayin. Huwag ninyong sasaktan ang babae. Hindi siya nagkasala at hindi siya dapat parusahan ng kamatayan. Ang kasong ito ay katulad ng kaso ng tao na sumalakay sa kanyang kapwa at pinatay ito. Dahil sa labas ng bayan pinagsamantalahan ang babae, kahit na sumigaw siya para humingi ng tulong, walang makakarinig sa kanya para tumulong. Kung nahuli ang isang lalaki na pinagsamantalahan ang isang dalaga na walang nobyo, magbabayad ang lalaki ng 50 pirasong pilak sa ama ng babae. Dapat niyang pakasalan ang babae dahil kinuha niya ang kanyang pagkababae at hindi niya ito dapat hiwalayan habang siya'y nabubuhay. Hindi dapat makiapid ang anak sa asawa ng kanyang ama dahil kahiya-hiya ito sa kanyang ama. Ang mga taong itiniwalag sa kapulungan ng Israel. Ika-23 kabanata. Walang taong kinapon o pinutulan ng ari ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Ang anak sa labas ay hindi makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon, pati na ang kanyang angkan, hanggang sa 10 salin lahi. Walang Amoreo o Moabita o sino man sa kanilang lahi, hanggang sa 10 salin lahi, ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain o tubig nang naglalakbay kayo mula sa Ehipto. At sinulsulan pa nila si Balaam na anak ni Beor, na taga Petor sa Mesopotamia, para sumpain kayo. Ngunit hindi nakinig ang Panginoon na inyong Diyos kay Balaam. Sa halip ginawa niyang basbas ang sumpa sa inyo. Dahil minamahal kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Habang buhay kayo, huwag kayong tutulong sa mga Amoreo o Moabita sa anumang paraan. Huwag ninyong kamumuhian ang mga Edomita, dahil kadugon niyo sila. Huwag din ninyong kamumuhian ang mga Ehipsyo, dahil tumira kayo dati sa kanilang lupain bilang mga dayuhan. Ang kanilang mga angkan sa 3 salin lahi ay maaaring makasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Iba pang mga tuntunin. Kapag makikipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, umiwas kayo sa anumang bagay na makakadungis sa inyo. Kung may isa sa inyo na nilabasan ang binhi sa kanyang pagtulog sa gabi, kailangang lumabas siya sa kampo at doon muna siya manatili. Pagdating ng hapon, maliligo siya. At paglubog ng araw, maaari na siyang makabalik sa kampo. Pumili kayo ng lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Kailangang may panghukay ang bawat isa sa inyo para huhukay kayo kapag nadudumi kayo at tatabunan ito kapag tapos na kayo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay naglilibot sa inyong kampo para iligtas kayo at ibigay sa inyo ang mga kaaway ninyo. Kaya kailangang malinis ang inyong kampo para wala siyang makitang hindi maganda sa inyo at para hindi niya kayo pabayaan. Kung tumakas ang isang alipin sa kanyang amo at tumakbo sa inyo, huwag ninyo siyang piliting bumalik sa kanyang amo. Patirahin ninyo siya sa inyong lugar, kahit sa ang bayan niya gusto. Huwag ninyo siyang aapihin. Dapat walang Israelita, lalaki man o babae, na magbebenta ng kanyang katawan bilang pagsamba sa mga diyos-diyosan sa templo. Huwag ninyong dadalhin sa bahay ng Panginoon na inyong Diyos ang pera na natanggap ninyo sa pamamaraang ito.
bilang bayad sa inyong pangako sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil kasuklam-suklam ito sa Kanya. Kung magpapautang kayo sa kapwa ninyo, Israelita, huwag ninyo itong tutubuan, pera man ito o pagkain, o anumang bagay na maaaring patubuan. Maaari kayong magpautang ng may patubo sa mga dayuhan, pero hindi sa mga kapwa ninyo, Israelita. Gawin ninyo ito para pagpalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Kung gagawa kayo ng panata sa Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong patatagalin ang pagtupad nito. Dahil siguradong sisingilin kayo ng Panginoon na inyong Diyos at magkakasala kayo sa hindi pagtupad nito. Hindi ito kasalanan kung hindi kayo gumawa ng panata sa Panginoon. Pero anumang ipanata ninyo sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat ninyong tuparin. Kung pupunta kayo sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Pero huwag kayong kukuha at maglalagay sa inyong lalagyan para dalhin. Kung mapapadaan kayo sa taniman ng trigo ng inyong kapwa, maaari kayong makaputol ng mga uhay. Pero huwag ninyo itong gagamitan ng karik na panggapas. 24 na kabanata. Kung nag-asawa ang isang lalaki at sa bandang huli ay inayawan na niya ito dahil may natuklasan siyang hindi niya nagustuhan dito, dapat siyang gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at ibigay ito sa kanya at maaari na niya itong paalisin sa kanyang bahay. Kung mag-aasawa muli ang babae at hiwalayan na naman siya ng ikalawan niyang asawa o mamatay ito, hindi na siya maaaring mapangasawang muli ng nauna niyang asawa dahil narumihan na siya. Kung muli siyang mapapangasawa ng nauna niyang asawa, kasuklam-suklam ito sa paningin ng Panginoon. Hindi ninyo dapat gawin ang mga kasalanan ito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Kung bagong kasal ang isang lalaki, huwag ninyo siyang isasama sa labanan o bibigyan ng anumang responsibilidad sa bayan sa loob ng isang taon para manatili muna siya sa kanyang bahay at mabigyan ng kasiyahan ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sanla ang gilingan ng umutang sa inyo dahil para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino man sa inyo ang kumidnap sa kapwa niya Israelita at ginawa itong alipin o ipinagbili, dapat patayin ang kumidnap. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Tungkol sa malubhang sakit sa balat, sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin na ipinapagawa sa inyo ng mga pari ng mga Levita. Sundin ninyo ang mga iniutos ko sa kanila. Alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos kay Miriam nang naglalakbay kayo paglabas sa Ehipto. Kung magpapautang kayo ng kahit ano sa kapwa ninyo Israelita, huwag kayong papasok sa bahay niya para kumuha ng anumang isasanla niya. Maghintay lang kayo sa labas at dadalhin niya ito sa inyo. Kung mahirap ang tao at pangbalabal ang isinanla niya sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ito. Isauli ito sa kanya habang hindi pa lumulubog ang araw para magamit niya ito sa kanyang pagtulog at pasasalamatan ka pa niya. Ituturing ito ng Panginoon na inyong Diyos na gawang matuwid. Huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador sa kanilang upa, Israelita man siya o dayuhan na naninirahan sa inyong bayan. Bayaran ninyo siya ng isang araw na sweldo bago lumubog ang araw dahil mahirap siya at inaasahan niyang matanggap ito. Sapagkat kung hindi, baka dumain siya sa Panginoon laban sa inyo at ito'y ituturing na kasalanan ninyo. Hindi dapat patayin ang magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak o ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang. Ang bawat isa ay papatayin lang dahil sa kanyang sariling kasalanan. Bigyan ninyo ng hustisya ang mga dayuhan at ang mga ulila. Huwag ninyong kukunin ang balabal ng byuda bilang sanla sa kanyang utang. Alalahanin ninyong alipin kayo noon sa Ehipto at iniligtas kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit inuutusan ko kayong gawin ito. Kapag nag-aani kayo at may naiwang bigkis sa bukid, huwag na ninyo itong babalikan para kunin. Iwan na lang ninyo ito para sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, para pagpalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Kung mamimitas kayo ng ulibo, huwag na ninyong babalikan ang mga naiwan.
itira na lang ninyo ito sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda. Kung aani kayo ng ubas, huwag na ninyong babalikan ang mga naiwan. Itira nyo na lang ito sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda. Alalahanin ninyo na mga alipin kayo noon sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit inuutusan ko kayong gawin ito. Ika-25 Kabanata. Halimbawa, may pinagtalunan ang dalawang tao at dinala nila ang kanilang kaso sa korte at idineklara ng mga hukom kung sino sa kanila ang may kasalanan at walang kasalanan. Kung sinentensyahan ng hukom na hagupitin ang may kasalanan, padadapain siya sa harap ng hukom at hahagupitin ayon sa bigat ng kasalanan na kanyang ginawa. Ngunit hindi ito hihigit pa sa 40 hagupit dahil magiging kahiyahiya na ito kung hihigit pa roon. Huwag ninyong bubusalan ang baka habang gumigiik pa ito. Kung may dalawang magkapatid na lalaking naninirahan sa iisang bayan at namatay ang isa sa kanila nang hindi nagkaanak, hindi makapag-aasawa ang babae ng iba, maliban lang sa pamilya ng kanyang asawa. Ang kapatid ng kanyang asawa ang dapat na maging asawa niya. Tungkulin niya ito sa kanyang hipag. Ang panganay nilang anak ay ituturing na anak ng namatay na kapatid para hindi mawala ang kanyang pangalan sa Israel. Pero kung ayaw mapangasawa ng kapatid ng namatay ang byuda, pupunta ang byuda sa mga tagapamahala roon sa pintuan ng bayan at sasabihin, "Hindi pumayag ang aking bayaw na bigyan ng lahi ang kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin ang kanyang tungkulin sa akin bilang hipag." At ipapatawag siya ng mga tagapamahala ng bayan at makikipag-usap sila sa kanya. Kung talagang ayaw pa rin niyang pakasalan ng byuda, lalapitan siya ng byuda sa harap ng mga tagapamahala at kukunin niya ang sandalyas ng kanyang hipag at duduraan niya sa mukha at sasabihin, "Ganyan ang gagawin sa lalaking hindi pumapayag na bigyan ng lahi ang kanyang kapatid na namatay. Ang pamilya ng taong ito ay tatawagin sa Israel na pamilya ng taong kinuhana ng sandalyas. Kung may dalawang lalaking nag-aaway at lumapit ang asawa ng isa para tumulong sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagdakot sa ari ng kalaban, kailangang putulin ang kamay ng babae ng walang awa. Huwag kayong mandaraya sa inyong pagtimbang at pagtakal. Gumamit kayo ng tamang timbangan at takalan para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon na inyong Diyos ang taong mandaraya, alalahanin ninyo ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang lumabas kayo sa Ehipto. Sinalakay nila kayo noong pagod na kayo, at pinagpapatay nila ang inyong mga kasama na nasa hulihan. Wala silang takot sa Panginoon, kaya patayin ninyo ang lahat ng mga Amalekita kapag binigyan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos ng kapayapaan doon sa lupaing ibinibigay niya sa inyo na inyong aangkinin. Huwag ninyo itong kalilimutan." Ang unang ani at ang ikapu. Ika-26 na Kabanata. Kapag naangkinan ninyo ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, at doon na kayo naninirahan, ilagay ninyo ang naunang mga bahagi ng inyong ani sa basket, at dalhin ninyo ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Pumunta kayo sa paring naglilingkod sa panahong iyon, at sabihin sa kanya, "Sa pamamagitan ng handog na ito, kinikilala ko sa araw na ito, na ang Panginoon na ating Diyos ang nagdala sa akin sa lupaing ito, na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno na ibibigay sa atin. Pagkatapos kukunin ng pari ang basket sa inyo, at ilalagay ito sa harap ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. At sasabihin ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, ang amin pong ninuno na si Jacob ay isang Arameyong walang permanenteng tirahan. Pumunta siya sa Ehipto at nanirahan doon, kasama ang kanyang pamilya. Kaunti lang sila noon, pero dumami sila, at nang bandang huli ay naging makapangyarihang bansa. Ngunit pinagmalupitan po kami ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at pinilit na magtrabaho. Humingi kami ng tulong sa inyo, Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno, at pinakinggan niyo kami. Nakita niyo ang mga paghihirap, mga pagtitiis, at pagpapakasakit namin.
Kaya kinuha niyo kami sa Ehipto, Panginoon na aming Diyos, sa pamamagitan ng dakila niyong kapangyarihan at nakakatakot na mga gawa. Gumawa kayo ng himala at mga kamanghamanghang bagay. Dinala niyo kami sa lugar na ito at ibinigay sa amin ang maganda at masaganang lupain na ito. Kaya heto po kami ngayon, O Panginoon. Dinadala namin ang unang bahagi ng ani ng lupain ibinigay ninyo sa amin. Pagkatapos ninyo itong sabihin, ilagay ninyo ang basket sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at sumamba kayo sa Kanya. Magsaya kayo dahil mabuti ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo at sa inyong pamilya. Isama rin ninyo sa pagdiriwang ang mga levita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sa bawat ikatlong taon, ibigay ninyo ang 10% bahagi ng inyong ani sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, para mayroon silang masaganang pagkain. Pagkatapos, sabihin ninyo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, kinuha ko na po sa aking bahay ang banal na bahagi. Iyon ang 10% bahagi at ibinigay sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, ayon sa lahat ng iniutos nyo sa amin. Hindi po ako sumuway o lumimot sa kahit isang utos ninyo. Hindi ko po ito kinain habang nagdadalamhati ako. Hindi ko ito ginalaw habang itinuturing akong marumi. At hindi ko po ito inihandog sa patay. O Panginoon na aking Diyos, sinunod ko po kayo. Ginawa ko ang lahat ng iniutos ninyo sa amin. Tingnan po ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ang mga mamamayan ninyong Israelita at ang maganda at masaganang lupain na ibinigay ninyo sa amin ayon sa ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Sundin ang mga utos ng Panginoon. Sa araw na ito, inuutusan kayo ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos at tuntuning ito. Sundin ninyo itong mabuti ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon ang inyong Diyos at mabubuhay kayo ayon sa Kanyang pamamaraan. Dahil susundin ninyo ang Kanyang mga utos at mga tuntunin at susundin ninyo Siya. At ipinahayag din ng Panginoon sa araw na ito na kayo ang espesyal na mamamayan ayon sa Kanyang ipinangako at dapat kayong sumunod sa lahat ng utos Niya. Ayon sa Kanyang ipinangako, gagawin Niya kayong higit kaysa sa lahat ng bansa. Pupurihin at pararangalan kayo. Kayo ay magiging mga mamamayang pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Ang Altar sa Bundok ng Ebal. 27 Kabanata. Pagkatapos, inutusan nila Moises at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga mamamayan. Sundin ninyong lahat ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakatawid na kayo sa Jordan, doon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, magtumpok kayo ng malalaking bato at pahiran ninyo ang palibot nito ng apog. Isulat ninyo sa mga batong ito ang lahat ng kautusan kapag nakapasok na kayo sa maganda at masaganang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ayon sa ipinangako Niya sa inyo. Kapag nakatawid na kayo sa Jordan, itayo ninyo ang mga batong ito sa bundok ng Ebal, ayon sa iniutos ko sa inyo sa araw na ito, pahiran ninyo ng apog ang palibot nito. Pagkatapos, gumawa kayo roon ng batong altar para sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagamit ng anumang kagamitang bakal sa pagtatabas nito. Ang mga bato na gagawin ninyong altar ay dapat hindi pa natabasan. Pagkatapos, maghandog kayo sa altar na ito ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon na inyong Diyos. Maghandog din kayo ng handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon at kainin ninyo ito roon. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. At isulat ninyo ng malinaw ang mga kautusan ng Diyos sa mga batong pinahiran ninyo ng apog. Sinabi pa ni Moises at ng mga pari ng mga Levita sa lahat ng Israelita, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Sa araw na ito, naging mamamayan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Kaya sundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang lahat ng utos sa tuntunin Niyang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa. Nang araw na iyon,
iniutos ni Moises sa mga tao, "Kapag nakatawid na kayo sa Jordan, ito ang mga angkan na tatayo sa bundok ng Gerizim para basbasan ang mga tao, ang lahi nina Simeon, Levi, Juda, Isakar, Jose at Benjamin. At ito ang mga lahi na tatayo sa bundok ng Ebal para sumpain ang mga tao, ang lahi nina Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naphtali. Ang mga Levita naman ay sisigaw ng malakas, sumpain ang taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato o tanso, at sasambahin ito kahit palihim, sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang Diyos-Diyos ang ginawa ng tao. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nagnakaw ng lupain ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng lupain nito. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nagliligaw ng bulag sa daan. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama, dahil ipinapahiya niya ang kanyang ama. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nakikipagtalik sa anumang hayop, at sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang kapatid na babae, kapatid man niya ito sa ama o sa ina, at sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang biyanang babae, at sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong pumatay ng kanyang kapwa, kahit walang nakakaalam, at sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang taong tumatanggap ng suhol para pumatay ng inosenteng tao. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Sumpain ang tao na hindi susunod o gagawa sa lahat ng utos na ito. At sasagot ang lahat ng tao, Amen! Ang pagpapala sa pagsunod. Ikadalawamputwalong kabanata. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo, at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong ani. Padadalhan kayo ng Panginoon ang ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim, kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito, at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Ang mga sumpa sa hindi pagsunod. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin
na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Susumpain ng Panginoon ang inyong mga lungsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan, at ang lupa ay matutuyo at magiging kasintigas ng bakal. Sa halip na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya. Pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo. Ipapatalo kayo ng Panginoon sa inyong mga kaaway. Sama-sama kayong sasalakay sa kanila pero magkakanya-kanya kayo sa pagtakas. Magiging kasuklam-suklam kayo sa lahat ng kaharian sa mundo. Kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop ang mga bangkay ninyo. At walang magtataboy sa kanila. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa mga bukol na ipinadala niya sa mga Ehipsyo. Patutubuan niya kayo ng tumor, pangangati at galis na hindi gumagaling. Gagawin kayong baliw ng Panginoon, bubulagin at lilituhin. Mangangapa kayo kahit na araw, tulad ng isang bulag. Hindi kayo uunlad sa lahat ng ginagawa ninyo. Palagi kayong aapihin at pagnanakawan, at walang tutulong sa inyo. Aagawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay pero hindi kayo ang titira rito. Magtatanim kayo ng ubas pero hindi kayo ang makikinabang sa mga bunga nito. Kakatayin ang baka ninyo sa inyong harapan pero hindi ninyo ito makakain. Pipiliting kunin sa inyo ang inyong mga asno at hindi na ito ibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway at walang tutulong sa inyo upang mabawi ito. Habang nakatingin kayo, bibihagi ng mga anak ninyo ng mga taga-ibang bansa at araw-araw kayong aasang babalik sila pero wala kayong magagawa. Kakainin ng mga taong hindi ninyo nakikilala ang pinaghirapan ninyo at palagi kayong aapihin at pahihirapan. At kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo. Patutubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Kayo at ang pinili ninyong hari ay ipapabihag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ng inyong mga ninuno. Doon sasamba kayo sa ibang mga diyos na gawa sa kahoy at bato. Kasusuklaman kayo, hahamakin at kukutyain ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo binihag. Marami ang itatanim ninyo, pero kakaunti lang ang inyong aanihin dahil kakainin ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito, pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito, dahil kakainin ito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayong makukuhang langis mula rito, dahil malalaglag ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, pero mawawala sila sa inyo, dahil bibihagin sila. Kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim. Unti-unting magiging makapangyarihan ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, habang kayo naman ay unti-unting manghihina. Papautangin nila kayo, pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo, at kayo ang susunod sa kanila. Mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo hanggang sa mamatay kayo. Kung hindi ninyo susundin ang Panginoon na inyong Diyos at ang Kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo, magiging babala sa inyo at sa inyong mga salinlahi ang mga sumpang ito magpakailanman. Dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan, ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo,
uuhawin, kukulangin ang damit, at mawawalan ng lahat ng bagay. Pahihirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa leeg, hanggang sa mamatay kayo. Ipapasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar, sa dulo ng mundo, na hindi ninyo maintindihan ang salita. Sasalakayin nila kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Mababangis sila, at walang awa sa matandaman o bata. Kakainin nila ang mga hayop at mga ani ninyo, hanggang sa mamatay kayo. Wala silang ititirang trigo, bagong katas ng ubas, langis o hayop, hanggang sa malipol kayo. Sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader nito na pinagtitiwalaan ninyo. Sa panahong pinapalibutan kayo ng mga kaaway, kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos dahil sa sobrang gutom. Kahit na ang mahinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maaawa sa kanyang kapatid, sa minamahal niyang asawa, at sa natira niyang anak. Hindi niya sila bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak dahil natatakot siyang maubusan ng pagkain. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa panahon na papalibutan ng inyong mga kaaway ang lahat ng lungsod ninyo. Kahit na ang mahinhin at napakabait na babae ay magiging mabangis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Itatago niya ang kanyang anak na kapapanganak pa lang at ang inuna nito para kainin ang lihim, dahil natatakot siyang walang makain habang pinapalibutan ng inyong mga kaaway ang mga lungsod. Kung hindi ninyo susunding mabuti ang lahat ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito, at hindi igagalang ang kahanga-hanga at kamanghamanghang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, padadalhan niya kayo at ang inyong mga lahi ng malulubhang karamdaman na sobrang sakit at wala ng lunas para rito. Ipapalasap niya sa inyo ang nakakatakot na mga karamdaman na ipinadala niya sa Ehipto at mananatili ito sa inyo. Ipapalasap din sa inyo ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman na hindi na isulat sa aklat ng kasunduan hanggang sa mamatay kayo. Kahit nakasindami kayo ng bituin sa langit, kakaunti lang ang matitira sa inyo dahil hindi kayo sumunod sa Panginoon na inyong Diyos. Gaya ng kasiyahan ng Panginoon sa pagpapaunlad at pagpaparami sa inyo, ikasisiya rin niya ang pagwasak at pagpatay sa inyo, hanggang sa mawala kayo sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng bansa, sa bawat sulok ng mundo. At dooy sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato, na hindi ninyo nakikilala o ng inyong mga ninuno. Wala kayong kapayapaan doon, at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng kapanatagan, at mawawalan kayo ng pag-asa, at palaging mamumuhay sa kabiguan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi kayo'y matatakot, at walang katiyakan ang inyong buhay, dahil sa takot ninyo sa mga bagay na nakikita ninyo sa paligid. Sasabihin ninyo kapag umaga, "Sana gabi na." At kapag gabi naman, sasabihin ninyong, "Sana umaga na." Pababalikin kayo ng Panginoon sa Ehipto, sakay ng barko, kahit na sinabi ko sa inyo na hindi na kayo dapat bumalik doon. Ipagbibili ninyo roon ang inyong mga sarili sa inyong mga kaaway bilang mga alipin, pero walang bibili sa inyo. Ang pagbago ng kasunduan. 29 na kabanata. Ito ang mga tuntunin ng pagsunod sa kasunduang ipinagawa ng Panginoon kay Moises sa mga Israelita sa Moab, maliban pa sa kasunduan na ginawa niya sa kanila sa Horeb. Ipinatawag ni Moises ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila, "Nakita ninyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa lahat ng opisyal niya at sa buong bansa nito. Nakita ninyo noon ang matinding pagsubok, ang mga himala, at ang mga kamanghamanghang gawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito ipinauunawa ng Panginoon sa inyo. Sa loob ng 40 taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi naluma ang mga damit at sandalyas ninyo. Wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin. Pero binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailangan ninyo
para malaman ninyong siya ang Panginoon na inyong Diyos. Pagdating natin sa lugar na ito, nakipaglaban sa atin si Haring Sihon ng Heshbon at si Haring Og ng Bashan. Pero tinalo natin sila. Inagaw natin ang lupain nila at ibinigay ito sa mga lahi ni Reuben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga ipinatutupad ng kasunduang ito para maging matagumpay kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa araw na ito, nakatayo kayo sa harap ng presensya ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga pinuno ng mga angkan ninyo, ang mga tagapamahala, ang mga opisyal at lahat ng kalalakihan ng Israel, ang mga asawa at mga anak ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo na inyong tagasibak at tagaigib. Nakatayo kayo rito ngayon para gawin ang kasunduan sa Panginoon na inyong Diyos. Sinusumpaan ng Panginoon ang kasunduan ito ngayon. Gusto niyang mapatunayan sa inyo sa araw na ito na kayo ang mamamayan niya at siya ang Diyos ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos ang saklaw ng kasunduan ito, kundi pati ang lahat ng inyong lahi na ipapanganak pa lang. Nalalaman ninyo kung paano tayo nanirahan sa Ehipto noon at kung paano tayo naglakbay sa lupain ng iba pang mga bansa papunta sa lugar na ito. Nakita ninyo ang kanilang kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan na ginawa mula sa kahoy, bato, pilak at ginto. Siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo, babae o lalaki, sambahayan o angkan, natatalikod sa Panginoon na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon, para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Ang sino mang nakarinig ng mga babala ng sumpang ito ay huwag mag-iisip na hindi siya masasaktan, kahit na magpatuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyong lahat. Hindi siya patatawarin ng Panginoon. Maglalagablab ang galit ng Panginoon sa kanya, tulad ng apoy. At mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. At buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mundo. Ibubukod siya ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel at pahihirapan siya ayon sa mga sumpa ng kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan. Sa mga susunod na henerasyon, ang inyong mga lahi at ang mga dayuhang galing sa malayong lugar ay makakakita ng mga kalamidad at mga karamdamang ipapadala ng Panginoon sa inyo. Ang buong lupain ninyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin. Walang magtatanim sa lupaing ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomora, Adma at Zeboyim na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Pagkatapos magtatanong ang mga bansa, bakit ginawa ito ng Panginoon sa kanyang bansa? Bakit napakatindi ng kanyang galit? At sasagutin sila ng ganito, dahil sinuway ng mga taong ito ang kasunduang ginawa sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, nang inilabas niya sila sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, na ipinagbawal ng Panginoon na sambahin nila. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanilang bansa at ipinalasap niya sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. Sa matinding galit ng Panginoon, pinalayas niya sila sa kanilang bansa at ipinabihag sa ibang mga bansa kung saan sila naninirahan ngayon. May mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin, maging ng ating lahi, magpakailanman. Ang mga dapat gawin upang pagpalain ng Diyos. Ikatatlumpung kabanata. Kapag nangyari na sa inyo ang mga bagay na ito, ang mga pagpapala at ang mga sumpa na aking sinabi sa inyo, at maalala ninyo ito kapag naroon na kayo sa mga bansa kung saan ipinabihag kayo ng Panginoon na inyong Diyos, at kung sa mga oras na iyon ay magbabalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo ng buong puso at kaluluwa ang lahat ng iniutos ko sa inyo ngayon, kaaawaan kayo ng Panginoon na inyong Diyos at titipunin mula sa lahat ng bansa
kung saan ipinabihag niya kayo. At pagkatapos ay muling magiging mabuti ang kalagayan ninyo, kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos at pababalikin sa lupain ng inyong mga ninuno at aangkinin ninyo ito. Pauunlarin at padadamihin pa niya kayo kaysa sa inyong mga ninuno. Babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin ninyo siya ng buong puso't kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Ipaparanas ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng sumpang ito sa inyong mga kaaway na napopoot at gumigipit sa inyo. Muli ninyong susundin ang Panginoon at tutuparin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pauunlarin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong mga ani. Dahil natutuwa ang Panginoong pagpalain kayo, gaya ng pagpapala niya sa inyong mga ninuno. Mangyayari ito kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang lahat ng utos niya at tuntuning nakasulat sa Aklat ng Kautusan at kung manunumbalik kayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Hindi mahirap unawain at gawin ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Wala ito sa langit para magtanong kayo, sino ba ang aakyat sa langit para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Wala rin naman ito sa kabila ng dagat para magtanong kayo, sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Nasa inyo ito, sa bibig at puso ninyo, kaya sundin ninyo ito. Makinig kayo, sa araw na ito pinapapili ko kayo, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa Kanyang pamamaraan, at sundin ang Kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami, at magpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo na siguradong mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing titirhan ninyo at mamanahin doon sa kabila ng Jordan. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo siya at manatili kayo sa Kanya, dahil siya ang inyong buhay. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Si Josue ang pumalit kay Moises. Ikatatlumpot isang kabanata. Nagpatuloy si Moises sa pakikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, ako'y 120 taong gulang na, at hindi ko na kayo kayang pamunuan. At sinabi rin ng Panginoon sa akin na hindi ako makakatawid sa Jordan. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangunguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon, at aangkinin ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagtawid, ayon sa sinabi ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon ang mga bayang ito, gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og, na mga hari ng mga Amoreyo, at sa kanilang lupain. Ibibigay sila ng Panginoon sa inyo, at kailangang gawin ninyo sa kanila ang iniutos ko sa inyo. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises si Josue, at sa harap ng lahat ng Israelita ay sinabi sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila.
Tutulungan mo silang angkinin ang lupain. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ang pagbasa ng kautusan. Isinulat ni Moises ang mga utos na ito at ibinigay sa mga paring lahi ni Levi na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pagkatapos, inutusan sila ni Moises. Sa katapusan ng bawat 7 taon na siyang taon ng pagkakansela ng mga utang, habang pista ng pagtatayo ng mga kubol, babasahin ninyo ang mga utos na ito sa lahat ng mga Israelita kung magtitipon sila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya. Tipunin ang mga tao, mga lalaki, babae, bata, at mga dayuhang naninirahan sa bayan niyo upang makapakinig sila at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos at sumunod ng mabuti sa lahat ng ipinatutupad ng mga utos na ito. Gawin ninyo ito para ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam ng mga utos na ito ay makarinig din ito at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo sa lupaing aangkinin ninyo sa kabila ng Jordan. Itinakda ang pagre-rebelde ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka nang mamatay, kaya ipatawag mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan, dahil tuturuan ko siya roon ang gagawin niya." Kaya pumunta sina Moises at Josue sa toldang tipanan. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi roon sa may pintuan ng tolda. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka nang mamatay at makasama ng mga ninuno mo. Kung wala ka na, ang mga taong ito ay sasamba sa ibang mga diyos na sinasamba ng mga tao sa lupaing pupuntahan nila. Itatakwil nila ako at susuwayin ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Sa araw na iyon, magagalit ako sa kanila at itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila at sila'y malilipon. Maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila. At sa panahong iyon magtatanong sila, 'Dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito dahil hindi tayo sinasamahan ng Panginoon?' Tatalikuran ko sila sa panahong iyon dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya isulat mo ang awit na ito at ituro sa mga Israelita. Ipaawit mo ito sa kanila para maging saksi ito laban sa kanila. Dadalhin ko sila sa maganda at masaganang lupain na ipinangako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Doon mabubuhay sila ng masagana. Kakain sila ng lahat ng pagkain gusto nila at mabubusog sila. Pero tatalikuran nila ako at sasamba sa ibang mga Diyos. Susuwayin nila ang aking kasunduan. Kung dumating na sa kanila ang maraming kapahamakan at mga kahirapan, ang awit na ito ang magiging saksi laban sa kanila, sapagkat hindi ito malilimutan ng kanilang mga lahi. Nalalaman ko kung ano ang pinaplano nilang gawin, kahit na hindi ko pa sila nadadala sa lupaing ipinangako ko sa kanila." Sa araw na iyon, isinulat ni Moises ang awit at itinuro sa mga Israelita. Itinalaga ng Panginoon si Josue na anak ni Nun. Sabi niya, "Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang magdadala sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila, at sasamahan kita." Pagkatapos na maisulat ni Moises ang lahat ng utos sa aklat, inutusan niya ang mga Levita na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi niya, "Kunin ninyo ang aklat ng kautusan na ito at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Mananatili ito roon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel, sapagkat nalalaman ko kung gaano kayo kasuwail, kung gaano katigas ang inyong ulo. Kahit nga ngayong kasama ninyo ako, nagre-rebelde na kayo sa Panginoon. Ano pa kaya kung patay na ako? Tipunin ninyo sa harapan ko ang lahat ng tagapamahala ng inyong angkan at ang lahat ng opisyal para sabihin ko sa kanila ang mga bagay na ito. At tatawagin ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa kanila. Sapagkat nalalaman ko na kung patay na ako, siguradong gagawa kayo ng kasamaan at itatakwil ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa bandang huli,
Darating sa inyo ang lahat ng kapahamakan, dahil gagawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon at gagalitin ninyo siya sa pamamagitan ng mga gagawin ninyo. Ang awit ni Moises. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. 32 kabanata. O langit, makinig, sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Ang aking mga katuruan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ang aking mga salita ay katulad ng patak ng ulan sa mga damo, katulad rin ng ambon sa mga pananim. Ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Ngunit nagkasala kayo sa kanya at hindi na kayo itinuring na mga anak niya dahil sa inyong kasamaan. Makasalanan kayo at madayang henerasyon. Ganito pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga mangmang at kulang sa pangunawa? Hindi ba't siya ang inyong ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda at ihahayag nila ito sa inyo. Nang binigyan ng kataas-taasang Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod-bukod niya ang mga mamamayan, nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim. Binabantayan niya sila at iniingatan, katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. Binabantayan niya sila, gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay, habang tinuturuan niya itong lumipad. Ibinubukan niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. Ang Panginoon lang ang gumagabay sa kaniyang mga mamamayan. Walang tulong mula sa ibang mga Diyos. Sila ang pinamahala niya sa mga kabundukan at pinakain ng mga ani ng lupa. Inalagaan niya sila sa pamamagitan ng pulot mula sa batuhan at ng langis ng ulibo mula sa mabatong lupa. Binigyan niya sila ng keso at gatas ng mga baka at kambing, at binigyan ng matatabang tupa at kambing mula sa Bashan. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. Naging maunlad ang mga Israelita, pero nagrebelde sila. Tumaba sila at lumakas, ngunit tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila, at sinuway nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. Pinagselos nila at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklam-suklam. Naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lang lumitaw, at hindi iginalang ng kanilang mga ninuno. Kinalimutan nila ang Diyos na bato na kanlungan na lumikha sa kanila. Nakita ito ng Panginoon, at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila na kanyang mga anak. Sinabi niya, tatalikuran ko sila at titingnan ko kung ano ang kanilang kahihinatnan, sapagkat sila'y masamang henerasyon, mga anak na hindi matapat. Pinagselos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos at ginalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya pagseselosin ko rin sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa ibang mga lahi. Gagalitin ko sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa mga mangmang na bansa. Naglalagablab na parang apoy ang aking galit. Susunugin nito ang lupa at ang lahat ng naroon, pati ang kailaliman ng lupa at ang pundasyon ng mga bundok. Padadalhan ko sila ng mga kalamidad at tatamaan sila ng aking mga pana. Gugutumin ko sila at mga mamatay sila sa gutom at karamdaman. Padadalhan ko sila ng mababangis na hayop para atakihin sila, at mga ahas para sila'y tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay, marami ang mamamatay sa labanan, at sa loob nito'y maghahari ang takot. Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan,
matatanda at mga bata. Sinabi ko na pangangalatin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Ngunit hindi ko papayagang magyabang ang kanilang mga kaaway. Baka sabihin nila, natalo natin sila. Hindi ang Panginoon ang gumawa nito. Ang Israel ay isang bansa na walang alam at pangunawa. Kung matalino lang sila, mauunawaan sana nila ang kanilang kahihinatnan. Paano ba mahahabol ng isang tao ang 1,000 Israelita? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000 sa kanila? Mangyayari lamang ito kung ibinigay sila ng Panginoon na kanilang bato na kanlungan. Sapagkat ang bato na kanlungan ng ating mga kaaway ay hindi katulad ng ating batong kanlungan. At kahit sila ay nakakaalam nito, kasinsama ng mga naninirahan sa Sodom at Gomora ang ating mga kaaway, katulad ng ubas na mapait at nakalalason ang bunga, at katulad ng alak na gawa sa kamandag ng ahas. Nalalaman ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Iniipon niya muna ito at naghihintay ng tamang panahon para parusahan sila. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak, ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaaawaan niya ang kanyang mga lingkod kapag nakita niya na wala na silang lakas at kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi. At pagkatapos ay magtatanong ang Panginoon sa kanyang mamamayan, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos, ang batong kanlungan ninyo? Nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos na kumakain ng taba at umiinom ng alak na inyong handog? Magpatulong kayo sa kanila at gawin ninyo silang proteksyon. Tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling. At walang makatatakas sa aking mga kamay. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. Hahasain ko ang aking espada at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway at pagbabayarin ang mga napopoot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana at ang aking espada ang papatay sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila, pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamamatay pati ang kanilang mga pinuno. Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kaniyang mga lingkod. Gaganti siya sa kaniyang mga kaaway at lilinisin niya ang kaniyang lupain at ang kaniyang mamamayan. Ito nga ang inawit ni Moises kasama si Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi ni Moises sa mga tao, itanim ninyo sa inyong mga puso ang lahat ng sinasabi ko sa inyo sa araw na ito. Ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin ninyo sa kabila ng Jordan. Ipinaalam ang kamatayan ni Moises. Nang araw ding iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka sa Moab, sa kabundukan ng Abarim, at umakyat ka sa bundok ng Nebo na nakaharap sa Jericho. Tanawin mo roon ang Kanaan, ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita na kanilang aangkinin. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay at isasama na sa iyong mga kamag-anak na sumakabilang buhay na, gaya ni Aaron na iyong kapatid nang mamatay siya sa bundok ng Hor, at isinama na rin sa mga kamag-anak niya na sumakabilang buhay na. Sapagkat 2 kayong nawala ng pagtitiwala sa akin sa harap ng mga Israelita nang naroon kayo sa tubig ng Meriba sa Kadesh, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinarangalan ang aking kabanalan sa kanilang harapan. Kaya makikita mo lang sa malayo ang lupain ibinibigay ko sa mga Israelita, pero hindi ka makakapasok doon. Binasbasan ni Moises ang mga lahi ng Israel.
Ikatatlumpu't tatlong kabanata. Ito ang basbas na sinabi ni Moises na lingkod ng Diyos sa mga Israelita bago siya namatay. Sinabi niya, "Dumating ang Panginoon galing sa Sinai. Nagpakita siya galing sa bundok ng Seir katulad ng pagsikat ng araw. Sumikat siya sa mga tao galing sa bundok ng Paran. Dumating siya kasama ang libo-libong mga anghel, at ang kanyang kanang kamay ay may daladalang naglalagablab na apoy. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. Pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili, kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang utos. Ibinigay ni Moises sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Naging hari ang Panginoon ng Israel nang magtipon ang kanilang mga pinuno at ang kanilang mga akan." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Reuben, "Sana'y hindi mawala ang mga lahi ni Reuben, kahit kakaunti lang sila." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Huda, "O Panginoon, pakinggan po ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Huda. Muli po ninyo silang isama sa ibang mga lahi ng Israel. Protektahan at tulungan ninyo sila laban sa kanilang mga kaaway." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Levi, "O Panginoon, ibinigay po ninyo ang Urim at Thummim sa tapat ninyong mga lingkod na lahi ni Levi. Sinubukan ninyo sila sa masa at sinaway sa tabi ng tubig ng Meriba. Nagpakita sila ng malaking katapatan sa inyo kaysa sa kanilang mga magulang, mga kapatid at mga anak. Sinunod po nila ang inyong mga utos at iningatan ng inyong kasunduan. Tuturuan nila ang mga Israelita ng inyong mga utos at tuntunin, at maghahandog sila ng insenso at mga handog na sinusunog sa inyong altar. O Panginoon, pagpalain niyo po sila, at sana'y masiyahan kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Ibagsak po ninyo ang kanilang mga kaaway, upang hindi na sila makabangon pa." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Benjamin, "Minamahal ng Panginoon ang lahi ni Benjamin, at inilalayo niya sila sa kapahamakan, at pinoprotektahan sa buong araw." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Jose, "Sana'y pagpalain ng Panginoon ang kanilang lupain, at padalhan silang lagi ng ulan at ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng araw, mamunga sana ng maayos ang kanilang mga pananim, at mamunga sa tamang panahon nito. Sana ang kanilang sinaunang kabundukan at kaburulan ay magkaroon ng mabuti at masaganang mga bunga. Umani sana ng pinakamagandang produkto ang kanilang lupa dahil sa kabutihan ng Diyos na nagpahayag sa kanila sa naglalagablab na mababang punong kahoy. Manatili sana ang mga pagpapalang ito sa lahi ni Jose dahil nakakahigit siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang lakas ay katulad ng lakas ng batang bakang lalaki. Ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sungay ng mailap na baka. Sa pamamagitan nito, ibabagsak niya ang mga bansa, kahit na ang nasa malayo. Ganito ang aking pagpapala sa maraming mamamayan ng Ephraim at Manase." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi nila Zebulun at Issachar, "Matutuwa ang lahi nina Zebulun at Issachar, dahil uunlad sila sa kanilang lugar. Iimbitahan nila ang mga tao na pumunta sa kanilang bundok para maghandog ng tamang handog sa Diyos. Magdiriwang sila dahil maraming pagpapala na nakuha nila sa dagat at sa baybayin nito." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Gad, "Purihin ang Diyos na nagpapalawak ng teritoryo ng lahi ni Gad. Nabubuhay sila sa lupaing ito katulad ng leon na handang sumunggab ng kamay o ng ulo ng kanyang kaaway. Pinili niya ang pinakamagandang lupain na nababagay sa mga pinuno. Kapag nagtitipon ang mga tagapamahala ng mga mamamayan ng Israel, sinusunod nila ang mga ipinatutupad ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin para sa Israel." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Dan, "Ang lahi ni Dan ay katulad sa mga batang leon na tumatalon-talon mula sa Bashan." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Naphtali, "Ang lahi ni Naphtali ay sagana sa pagpapala ng Panginoon. Maangkin sana nila ang lupain sa kanluran at sa timog." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Asher,
Pagpalain sana ng Panginoon ang lahi ni Asher nang higit pa sa lahat ng lahi ng Israel. Sana ay maging masaya sa kanila ang kapwa nila mga Israelita at maging sagana ang kanilang langis. At sana'y maprotektahan ng mga tarangkahang bakal at tanso ang mga pintuan ng kanilang lungsod. At sana'y manatili ang kanilang kadakilaan habang sila'y nabubuhay. Walang katulad ang Diyos ng Israel. Sa kanyang kadakilaan, sumasakay siya sa ulap para matulungan kayo. Sa kanyang kadakilaan, dumarating siya mula sa kalangitan. Ang walang hanggang Diyos ang inyong kanlungan. Palalakasin niya kayo sa pamamagitan ng walang hanggan niyang kapangyarihan. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway sa inyong harapan. At iuutos niya sa inyo ang pagpapabagsak sa kanila. Kaya mamumuhay ang Israel na malayo sa kapahamakan. Sa lupaing sagana sa trigo at bagong katas ng ubas. At kung saan ang hamog na mula sa langit ay nagbibigay ng tubig sa lupa. Pinagpala kayo mga mamamayan ng Israel. Wala kayong katulad, isang bansa na iniligtas ng Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat at tutulong sa inyo, at siya ang makikipaglaban para sa inyo. Gagapang ang inyong mga kaaway papunta sa inyo, at tatapakan ninyo sila sa likod. Ang pagkamatay ni Moises. 34 na kabanata. Mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moises sa bundok ng Nebo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang sa Dan, ang buong lupain ng Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang Negev, at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa Zoar. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iyan ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaak, at Jacob, at sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon." Kaya namatay si Moises na lingkod ng Panginoon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab, sa lambak na nakaharap sa Beth Peor. Pero hanggang ngayon, ay walang nakakaalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moises ay 120 taong gulang nang mamatay. Pero malakas pa rin siya, at malinaw pa ang paningin. Nagluksa ang mga Israelita kay Moises doon sa kapatagan ng Moab, sa loob ng 30 araw. Ngayon, si Josue na anak ni Nun, ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mula noon, wala nang propeta pa sa Israel na katulad ni Moises na nakakausap ng Panginoon ng harapan. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal, at sa buong bansa. Wala nang nakagawa pa ng mga makapangyarihan at kamanghamanghang bagay na katulad na ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita.